Mga bilang. Ang unang senso sa Israel. Unang kabanata. Noong unang araw ng ikalawang buwan, ng ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa toldang tipanan sa disyerto ng Sinai. Sabi niya, "Isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel, ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki na may edad 20 taong gulang pataas, na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa sensus ng bawat lahi ng Israel. Tutulong sa inyo ang pinuno ng bawat lahi. Ito ang pangalan ng mga taong tutulong sa inyo. Lahi ni Reuben, na pinamumunuan ni Elizur, na anak ni Sedeur. Lahi ni Simeon, na pinamumunuan ni Selumiel, na anak ni Zurishaddai. Lahi ni Huda, na pinamumunuan ni Nashon, na anak ni Aminadab. Lahi ni Issachar, na pinamumunuan ni Netanel, na anak ni Zuwar. Lahi ni Zebulun, na pinamumunuan ni Eliab, na anak ni Helon. Lahi ni Ephraim, na anak ni Jose, na pinamumunuan ni Elishama, na anak ni Amihud. Lahi ni Manase, na anak ni Jose, na pinamumunuan ni Gamaliel, na anak ni Pedazur. Lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Abida, na anak ni Gideoni. Lahi ni Dan, na pinamumunuan ni Ahiezer, na anak ni Amishadai. Lahi ni Asher, na pinamumunuan ni Pagiel, na anak ni Okran. Lahi ni Gad, na pinamumunuan ni Eliasaph, na anak ni Deuel. Lahi ni Naphtali, na pinamumunuan ni Ahira, na anak ni Enan. Sila ang mga pinuno ng mga lahing pinili mula sa mga mamamayan ng Israel. Kasama ng mga pinunong ito, tinipon nina Moises at Aaron ang lahat ng mga Israelita ng araw ding iyon. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad na 20 taong gulang pataas, ayon sa kanilang lahi at pamilya. Inilista sila ni Moises doon sa disyerto ng Sinai, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang bilang ng mga lalaking may edad 20 pataas, na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo, na nailista ayon sa kanilang lahi at pamilya. Lahi ni Reuben, ang panganay ni Jacob, ay may bilang na 46,500. Lahi ni Simeon ay may bilang na 59,300. Lahi ni Gad ay may bilang na 45,650. Lahi ni Huda ay may bilang na 74,600. Lahi ni Issachar ay may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun ay may bilang na 57,400. Lahi ni Ephraim na anak ni Jose ay may bilang na 40,500. Lahi ni Manase na anak ni Jose ay may bilang na 32,200. Lahi ni Benjamin ay may bilang na 35,400. Lahi ni Dan ay may bilang na 62,700. Lahi ni Asher ay may bilang na 41,500. Lahi ni Naphtali ay may bilang na 53,400. Sila ang mga lalaking na bilang nina Moises at Aaron at ng 12 pinuno ng Israel. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa kanikanilang pamilya. Sila ay 20 taong gulang pataas at may kakayahang maging sundalo ng Israel. Ang kabuoang bilang nila ay 603,550. Pero hindi kasama rito ang mga lahi ni Levi. Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, "Huwag ninyong isama ang lahi ni Levi sa census, kasama ng ibang mga Israelita na magsisilbi sa panahon ng labanan. Sa halip, ibigay sa kanila ang responsibilidad na pamahalaan ang tolda na kinalalagyan ng aking mga utos at ng lahat ng kagamitan nito. Sila ang magdadala ng tolda at ng lahat ng kagamitan nito. At kailangang pangalagaan nila ito at magkampo sila sa paligid nito. Kapag lilipat na ang tolda, sila ang magliligpit nito. At kung itatayo naman, sila rin ang magtatayo nito. Ang sino mang gagawa ng ganitong gawain sa tolda na hindi Levita ay papatayin. Magkakampo ang mga Israelita ayon sa bawat lahi nila, at may bandila ang bawat lahi. Pero ang mga Levita ay magkakampo sa paligid ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos, para hindi ako magalit sa mga mamamayan ng Israel. Ang mga Levita ang responsable sa pangangalaga ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos." Ginawa itong lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.
ang pagkakaayos ng kampo ng mga Israelita. Ikalawang kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, magkakampo ang bawat lahi ng Israel sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ang toldang tipanan ay ilalagay sa gitna ng kampo. Ang mga lahi ni Nahuda, Isakar at Zebulun ay magkakampo sa silangan, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Huda, na pinamumunuan ni Nasyon na anak ni Aminadab, ay may bilang na 74,600. Lahi ni Isakar, na pinamumunuan ni Netanel na anak ni Zuwar, ay may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun, na pinamumunuan ni Eliab na anak ni Helon, ay may bilang na 57,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Huda ay 186,400. Sila ang nasa unahan kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Reuben, Simeon at Gad ay magkakampo sa timog, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Reuben, na pinamumunuan ni Elizur na anak ni Sedeur, ay may bilang na 46,500. Lahi ni Simeon, na pinamumunuan ni Selumiel na anak ni Zurishaddai, ay may bilang na 59,300. Lahi ni Gad, na pinamumunuan ni Eliasaf na anak ni Deuel, ay may bilang na 45,650. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Reuben ay 151,450. Sila ang ikalawang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Kasunod nila ang mga Levita na nagdadala ng toldang tipanan. Ang lahat ng lahi ay maglalakad ng magkakasunod, gaya ng kanilang posisyon, kapag nagkakampo sila. Bawat lahi ay nasa ilalim ng kani-kanilang bandila. Ang mga lahi ni na Ephraim, Manase at Benjamin ay magkakampo sa kanduran, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Ephraim, na pinamumunuan ni Elishama na anak ni Amihud, ay may bilang na 40,500. Lahi ni Manase, na pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazur, ay may bilang na 32,200. Lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Abida na anak ni Gideoni, ay may bilang na 35,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim ay 108,100. Sila ang susunod sa lahi ni Levi kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Nadan, Asher at Naphtali ay magkakampo sa hilaga, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Dan, na pinamumunuan ni Ahiezer, na anak ni Amishadai, ay may bilang na 62,700. Lahi ni Asher, na pinamumunuan ni Pagiel na anak ni Okran, ay may bilang na 41,500. Lahi ni Naphtali, na pinamumunuan ni Ahira na anak ni Enan, ay may bilang na 53,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Dan ay 157,600. Sila ang kahuli-hulihang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang kabuoang bilang ng mga Israelita na nailista ayon sa kanilang lahi ay 603,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga Levita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bawat lahi ay nagkampo at naglakbay sa ilalim ng kani-kanilang bandila ayon sa kani-kanilang lahi at pamilya. Ang mga Levita. Ikatlong kabanata. Ito ang tala tungkol sa mga angkan ni Aaron at Moises ng panahong nakipag-usap ang Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay si Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Si Nadab ang panganay. Pinili sila at inordinahan para sa paglilingkod bilang mga pari. Pero si Nadab at Abihu ay namatay sa presensya ng Panginoon.
nang gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin sa paghahandog sa Panginoon doon sa disyerto ng Sinai. Namatay silang walang anak, kaya sina Eleazar at Itamar lang ang naglingkod bilang mga pari habang nabubuhay pa si Aaron. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag ang lahi ni Levi at dalhin sila sa paring si Aaron para tumulong sa kanya. Maglilingkod sila kay Aaron at sa mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga gawain sa toldang sambahan na tinatawag din na toldang tipanan. Sila rin ang mangangalaga ng lahat ng kagamitan ng toldang tipanan at maglilingkod sa toldang iyon para sa mga Israelita. Itatalaga ang mga Levita para tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Si Aaron at ang mga anak niya ang piliin mo na maglilingkod bilang mga pari. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Akin ang bawat Levita, dahil akin ang bawat panganay. Nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel, tao man o hayop. Kaya akin sila. Ako ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, bilangin mo ang mga lalaking Levita mula sa edad na 1 buwan pataas, ayon sa kanilang pamilya. Kaya binilang sila ni Moises, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uzziel. Ang mga anak ni Merari ay sina Mali at Mushi. Sila ang mga Levita ayon sa kanilang pamilya. Ang mga angkan ni Gershon ay ang mga pamilya na nanggaling kina Libni at Shimei. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 7,500. Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa likod ng toldang sambahan sa bandang kanluran. Ang kanilang pinuno ay si Eliasaph na anak ni Lael. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga kagamitang ito sa toldang tipanan, ang mga pantaklob, ang kurtina ng pintuan ng tolda, ang mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda at sa altar, pati ang kurtina ng pintuan ng bakuran, at ang mga tali. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang mga angkan ni Kohat ay ang mga pamilya na nanggaling kina Amram, Izar, Hebron, at Uzziel. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 8,600. Binigyan sila ng responsibilidad na asikasuhin ang toldang tipanan. Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa bandang timog ng toldang sambahan. At ang pinuno nila ay si Elisaphan na anak ni Uzziel. Sila ang responsable sa pag-aasikaso ng kahon ng kasunduan, ang mesa, ang lalagyan ng ilaw, ang altar, ang mga kagamitang ginagamit ng mga pari sa kanilang paglilingkod, at ang kurtina. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang pinuno ng mga Levita ay si Eleazar na anak ng paring si Aaron. Siya ang pinili na mamahala sa mga binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng tolda. Ang mga angkan ni Merari ay ang mga pamilya na nanggaling kina Mali at Mushi. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 6,200. Ang kanilang pinuno ay si Zuriel na anak ni Abihail. Nasa bandang hilaga ng toldang sambahan ang lugar na kanilang pinagkakampuhan. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga balangkas ng tolda, ng mga biga nito, ng mga haligi at mga pundasyon. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda, pati ang mga pundasyon, mga tulos at mga tali. Ang lugar na pinagkakampuhan ni na Moises at Aaron at ng mga anak niya ay nasa harapan ng toldang sambahan sa bandang silangan. Sila ang binigyan ng responsibilidad para pamahalaan ang mga gawain sa tolda para sa mga Israelita. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin.
ang kabuuang bilang ng mga lalaki na Levita mula isang buwang gulang pataas ay 22,000 lahat. Sina Moises at Aaron ang bumilang sa kanila ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bilangin mo at ilista ang mga pangalan ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita mula sa edad na 1 buwan pataas. Italaga ang mga Levita sa akin, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita, kapalit ng mga hayop ng mga Israelita. Ako ang Panginoon." Kaya binilang ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita na may edad 1 buwan pataas, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Ang bilang nila ay 22,273. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Italaga ang mga Levita sa akin kapalit ng mga panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita, kapalit ng mga panganay na hayop ng mga Israelita. Akin ang mga Levita. Ako ang Panginoon." At dahil sobra ng 273 ang panganay na lalaki ng mga Israelita kaysa sa mga Levita, kailangang tubusin sila. Ang ibabayad sa pagtubos sa bawat isa sa kanila ay 5 pirasong pilak, ayon sa timbang ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ibigay mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang sobrang pera na itinubos sa mga panganay. Kaya kinolekta ni Moises ang pera na ipinangtubos sa mga panganay na anak ng mga Israelita na sobra sa bilang ng mga Levita. Ang kanyang nakolekta ay 1,365 pirasong pilak, ayon sa timbang ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. At ibinigay niya ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Ang mga angkan ni Kohat. Ika-4 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Isensus ninyo ang mga angkan ni Kohat na sakop ng mga Levita, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad na 30-50 taong kulang, na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Kohat sa toldang tipanan ay ang pag-aasikaso ng pinakabanal na mga bagay, kung aalis na kayo sa inyong pinagkakampuhan. Si Aaron at ang mga anak niya ay papasok sa tolda at kukunin ang kurtina sa loob at itataklob ito sa kahon ng kasunduan. At tatakloban pa nila ito ng magandang klase ng balat at ng telang asul, at pagkatapos ay isusuot nila sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Sasapinan din nila ng asul na tela ang mesa na nilalagyan ng tinapay na iniaalay sa presensya ng Diyos. At ilalagay nila sa mesa ang mga pinggan, mga tasa, mga mangkok, mga banga na lalagyan ng mga handog na inumin, at hindi aalisin ang mga tinapay na laging nasa mesa. Pagkatapos tatakloban nila ito ng telang pula, at tatakloban pa ng magandang klase ng balat, at pagkatapos ay isusuot ang mga pambuhat nito sa lalagyan. Ang mga lalagyan ng ilaw ay babalutin nila ng telang asul, pati ang mga ilaw nito, ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, ang mga lalagyan ng upos na mula sa ilawan, at mga banga na lalagyan ng langis ng ilaw. Babalutin pa nila itong lahat ng magandang klase ng balat, at itatali sa tukod na pambuhat. Tatakloban din nila ng telang asul ang gintong altar, at tatakloban pa ng magandang klase ng balat, at pagkatapos isusuot sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Ang mga natirang kagamitan ng tolda na ginagamit sa paglilingkod sa templo ay babalutin din nila ng telang asul at tatakloban ng magandang klase ng balat ng hayop at itatali sa tukod na pambuhat. Kailangang alisin ang abo sa altar at tatakloban ng telang kulay ube at ilalagay nila sa altar ang lahat ng kagamitan nito, ang lalagyan ng baga, ang malalaking tinidor para sa karne, ang mga pala, at ang mga mangkok. Tatakloban nila ito ng magandang klase ng balat at isusuot nila sa argolya ang mga pambuhat nito. Matapos takloban ni Aaron at ng mga anak niya ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito, dadalhin ito ng angkan ni Kohat kapag aalis na sila sa kanilang pinagkakampuhan. Pero hindi nila hahawakan ng mga banal na bagay para hindi sila mamatay.
Ito nga ang mga kagamitan ng toldang tipanan na dadalhin ng mga angkan ni Kohat. Si Eleazar na anak ng paring si Aaron ang responsable sa langis para sa mga ilaw, sa insenso, sa araw-araw na handog bilang pagpaparangal sa akin at sa langis na pamahit. Siya ang mamamahala sa buong tolda at sa lahat ng kagamitan nito. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Huwag ninyong pabayaang mawala ang pamilya ni Kohat sa mga Levita. Ganito ang inyong gagawin, para hindi sila mamatay kapag lalapit sila sa pinakabanal na mga bagay. Sasamahan sila ni Aaron at ng mga anak nito kapag papasok na sila sa tolda at sasabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano ang kanilang dadalhin. Kung hindi sila sasamahan, hindi sila dapat pumasok kahit sandali lang para tingnan ang banal na mga bagay, para hindi sila mamatay." Ang mga angkan ni Gershon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isensus ang mga angkan ni Gershon, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa sensus ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon ay ang pagdadala ng mga sumusunod: ang mga kurtina ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, ang lahat ng pantaklob nito, at ang mga kurtina sa pintuan, ang mga kurtina sa bakuran na nakapalibot sa tolda at altar, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali, at ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa tolda. Sila ang gagawa ng lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Si Aaron at ang mga anak niya ang mamamahala sa mga angkan ni Gershon tungkol sa kanilang mga gawain, magdadala man ng mga kagamitan o gagawa ng ibang mga gawain. Kayo ni Aaron ang magsasabi kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar, na anak ng paring si Aaron." Ang mga angkan ni Merari. Bilangin mo rin ang mga angkan ni Merari, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ito ang kanilang mga gawain sa toldang tipanan. Sila ang magdadala ng mga balangkas ng tolda, mga biga nito, mga haligi, at ng mga pundasyon. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda, pati ang mga pundasyon, mga tulos, at mga tali. At sila rin ang gagawa ng mga gawaing kaugnay sa mga kagamitan ito. Kayo ni Aaron ang magsasabi sa bawat isa sa kanila kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angkan ni Merari sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar, na anak ng paring si Aaron. Ang pagbilang sa mga Levita. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, inilista ni na Moises, Aaron at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel ang mga angkan ni Kohat, Gershon at Merari ayon sa bawat pamilya nito. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. At ito ang bilang nila: pamilya ni Kohat na may bilang na 2,750, pamilya ni Gershon na may bilang na 2,630, pamilya ni Merari na may bilang na 3,200. Ang kabuuang bilang nila ay 8,580. Kaya ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, binilang ang bawat isa sa kanila at binigyan ng kanya-kanyang gawain at sinabihan kung ano ang kanilang dadalhin. Ang paglilinis ng kampo. Ikalimang kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Utusan mo ang mga Israelita na palabasin nila sa kampo ang sinumang may malubhang sakit sa balat o may lumalabas sa kanyang ari dahil sa karamdaman o itinuring siyang marumi dahil nakahipo siya ng patay. Palabasin ninyo sila, lalaki man o babae, para hindi nila marumihan ang kampo kung saan ako naninirahang kasama ninyo." Kaya pinalabas ng mga Israelita ang mga ganoong tao sa kampo
ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bayad sa ginawa ng masama. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay sumuway sa gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanyang kapwa, nagkasala ang taong iyon. Kailangang aminin niya ang nagawang kasalanan at kailangang bayaran niya ng buo ang ginawa niya ng masama at dagdagan ng 20% ang bayad. Pero kung patay na ang ginawa ng masama at wala na siyang malapit na kamag-anak na tatanggap ng bayad, ang bayad ay mapupunta sa Panginoon at kailangang ibigay ito sa pari kasama ng tupa na ihahandog ng pari para tubusin ang kasalanan ng taong iyon. Ang lahat ng banal na regalo na dinadala ng mga Israelita sa mga pari ay magiging pag-aari na ng pari. Magiging pag-aari ng mga pari ang mga banal na handog na ito. Ang parusa sa babaeng nanlalalaki. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, kung sakali man na may isang lalaking naghihinala na nanlalalaki ang kanyang asawa, ngunit wala siyang katibayan dahil walang nakakita nito sa akto, kailangang dalhin niya ang kanyang asawa sa pari, kahit na hindi totoong dinungisan nito ang sarili, sa pamamagitan ng pangangalo niya. At kailangang magdala ang lalaki ng handog na 2 kilong harinang sebada para sa kanyang asawa. Hindi niya ito dapat lagyan ng langis o insenso, dahil ito ay handog ng paghihinala. Dadalhin ng pari ang babae sa aking presensya. At pagkatapos ay maglalagay ang pari ng tubig sa mangkok na gawa sa puti. At lalagyan niya ito ng alikabok na mula sa sahig ng toldang tipanan. Kapag pinatayo na ng pari ang babae sa aking presensya, ilulugay ng pari ang buhok ng babae at ilalagay sa kamay niya ang handog ng paghihinala para malaman kung talagang nagkasala ang babae. Pagkatapos, hahawakan ng pari ang mangkok na may mapait na tubig na nagdadala ng sumpa at pasusumpain niya ang babae at sasabihin sa kanya, 'Kung hindi mo dinungisan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki, hindi ka masasaktan ng parusang dala ng tubig na ito. Pero kung dinungisan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki na hindi mo asawa, sumusumpa ako na magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa iyo. At sana'y hindi ka magkaanak. Ang tubig sana na ito na nagdadala ng sumpa ay pumasok sa iyong katawan para hindi ka na magkaanak. Pagkatapos sasabihin ng babae, mangyari sana ito, at isusulat ng pari ang sumpang ito sa isang sulatan at huhugasan niya ito sa mangkok na may mapait na tubig. Kapag napainom na sa babae ang mapait na tubig na nagdadala ng sumpa, at kung may kasalanan siya, magiging dahilan ito ng matinding paghihirap niya kung talagang nagkasala siya. Pagkatapos kukunin ng pari sa kamay ng babae ang handog ng paghihinala na inihandog ng asawa niya dahil sa paghihinala nito. At itataas ito ng pari sa aking presensya at dadalhin sa altar. Kukuha ang pari ng 1 dakot ng handog na ito upang malaman kung nagkasala nga ang babae o hindi at susunugin ito sa altar. Pagkatapos ipapainom niya sa babae ang tubig. Kung totoong dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, magpaparusa sa kanya ng matindi ang tubig na kanyang ininom na nagdadala ng sumpa. Hindi na siya magkakaanak at magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa kanya. Pero kung hindi niya dinungisan ang kanyang sarili, hindi siya masasaktan at magkakaanak siya. Ito ang kautusan tungkol sa lalaki na naghihinala sa kanyang asawa. Kung nadungisan ng babae ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa o naghihinala ang lalaki sa kanyang asawa na nanlalalaki ito, kailangang patayuin ng pari ang asawa niya sa aking presensya at ipagawa ang kautusan ito sa kanya. Walang pananagutan ng lalaki, pero may pananagutan ng babae kung nagkasala siya at magdurusa siya sa kanyang kasalanan. Ang tuntunin tungkol sa taong inihandog para sa paglilingkod sa Panginoon. Ika-6 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae
ay gagawa ng isang panata na itatalaga niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa akin bilang Nazareo. Kailangang hindi siya iinom ng alak na mula sa ubas o ng kahit na anong nakalalasing na inumin. Hindi rin siya gagamit ng suka na galing sa anumang inuming nakalalasing. Hindi rin siya dapat uminom ng katas ng ubas o kumain ng ubas o pasas. Habang isa siyang Nazareo, kailangang hindi siya kakain ng kahit anong galing sa ubas, kahit na buto o balat nito. Hindi rin niya pagugupitan ang kanyang buhok habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon. Kailangang maging banal siya hanggang sa matapos ang panahon ng kanyang panata. Kaya hahayaan lang niyang humaba ang kanyang buhok at habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon, hindi siya dapat lumapit sa patay, kahit na ama pa niya ito, ina o kapatid. Hindi niya dapat dungisan ang kanyang sarili dahil lang sa kanila. Dahil ang kanyang buhok ay simbolo ng pagtatalagan niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Kaya sa buong panahon ng pagtatalagan niya ng kanyang buhay, ibinukod siya para sa Panginoon. Kung may biglang namatay sa kanyang tabi, at dahil dito'y nadumihan ang kanyang buhok, na simbolo ng kanyang pagkakatalaga sa Panginoon, kailangang ahitin niya ito sa ikapitong araw. Iyon ang araw ng kanyang paglilinis. Sa ikawalong araw, kailangang magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato sa pari, roon sa pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa bilang handog na sinusunog. Sa pamamagitan nito, mapapatawad siya sa kasalanan niya na paghipo sa patay. Sa mismong araw na iyon, itatalaga niya muli ang kanyang sarili at muli niyang pahahabain ang kanyang buhok. Ang lumipas na mga araw ng kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi kabilang sa pagtupad niya sa kanyang panata dahil nadungisan siya nang nakahipo siya ng patay. Kailangang italaga niyang muli ang kanyang sarili hanggang sa matapos ang kanyang panata at magdala siya ng lalaking tupa bilang handog na pambayan sa kanyang kasalanan. Ito ang kanyang dapat gawin kapag natapos na niya ang kanyang panata bilang Nazareo. Kailangang dalhin siya sa pintuan ng toldang tipanan. Doon maghahandog siya sa Panginoon nitong mga sumusunod na hayop na walang kapintasan. Isang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog. Isang babaeng tupa na 1 taong gulang din bilang handog sa paglilinis. At isang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Bukod pa rito, maghahandog din siya ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, mga handog na inumin, at 1 basket ng tinapay na walang pampaalsa, na ginawa mula sa magandang klaseng harina. Ang ibang tinapay ay makapal na hinaluan ng langis, at ang iba naman ay manipis na pinahiran ng langis. Ang pari ang maghahandog nito sa Panginoon. Ihahandog niya ang handog sa paglilinis, at ang handog na sinusunog. Pagkatapos, ihahandog din niya ang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon, kasama ang 1 basket na tinapay na walang pampaalsa. At ihahandog din niya ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ang mga handog na inumin. At doon sa pintuan ng toldang tipanan, aahitin ng Nazareo ang kanyang buhok na simbolo ng pagtatalagan niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Susunugin niya ito sa apoy na pinagsusunugan ng handog na para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nito, ilalagay ng pari sa kamay ng Nazareo ang balikat ng nilagang tupa at ang manipis at makapal na mga tinapay na walang pampaalsa na galing sa basket. Pagkatapos, kukunin ito ng pari at itataas sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinaas. Banal ang bahaging ito ng handog at ito ay para na sa pari, pati ang dibdib at paa ng tupa na itinaas din sa Panginoon. Pagkatapos nito, maaari nang makainom ng alak na ubas ang Nazareo. Ito ang tuntunin para sa 1 Nazareo. Pero kung mangangako ang 1 Nazareo na maghahandog siya sa Panginoon, na sobra sa ipinatutupad sa kanyang panata, dapat niya itong sundin. Ang pagbendisyon ng mga pari. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki na ito ang kanilang sasabihin kapag magbabasbas sila sa mga Israelita. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod sana ang Panginoon sa inyo
at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Sa pamamagitan nito ay maipapahayag nila sa mga Israelita kung sino ako at pagpapalain ko sila. Ang mga handog para sa pagtatalaga ng toldang tipanan. Ikapitong kabanata. Pagkatapos maiayos ni Moises ang tolda, winisikan niya ito ng langis at itinalaga pati ang lahat ng kagamitan nito. Ganito rin ang kanyang ginawa sa altar at sa lahat ng kagamitan nito. Pagkatapos, nagdala ng mga handog sa Panginoon ang mga pinuno ng Israel na pinuno ng bawat lahi. Sila ang nakatalaga sa pagsisensus. Nagdala sila ng 6 na kariton at 12 baka, 1 kariton sa bawat 2 pinuno, at 1 baka sa bawat isa sa kanila. Dinala nila ito sa harapan ng toldang sambahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tanggapin mo ang kanilang mga handog upang magamit para sa mga gawain sa toldang tipanan. Ibigay ito sa mga Levita ayon sa kanilang gawain." Kaya tinanggap ni Moises ang mga kariton at ang mga baka, at ibinigay ito sa mga Levita. Ibinigay niya ang 2 kariton at 4 na baka sa mga angkan ni Gershon para sa kanilang gawain. At ibinigay niya ang 4 na kariton at 8 baka sa mga angkan ni Merari para rin sa kanilang gawain. Pinamumunuan silang lahat ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Pero hindi binigyan ni Moises ng kariton o baka ang mga angkan ni Kohat dahil sila ang itinalaga sa pagdadala ng mga banal na bagay ng tolda. Nagdala rin ang mga pinuno ng kanilang mga handog para sa pagtatalaga ng altar noong itinalaga ito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Kailangan na sa bawat araw may isang pinuno na magdadala ng kanyang handog para sa pagtatalaga ng altar." Sa ganitong paraan nila dinala ang kanilang mga handog. Nang unang araw, si Nashon na anak ni Aminadab na pinuno ng lahi ni Huda. Nang ikalawang araw, si Netanel na anak ni Zuar na pinuno ng lahi ni Isakar. Nang ikatlong araw, si Eliab na anak ni Helon na pinuno ng lahi ni Zebulun. Nang ikaapat na araw, si Elizur na anak ni Sedeur na pinuno ng lahi ni Reuben. Nang ikalimang araw, si Selumiel na anak ni Zurishadai na pinuno ng lahi ni Simeon. Nang ikaanim na araw, si Eliasaph na anak ni Deuel na pinuno ng lahi ni Gad. Nang ikapitong araw, si Elishama na anak ni Amihud na pinuno ng lahi ni Ephraim. Nang ikawalong araw, si Gamaliel na anak ni Pedazur na pinuno ng lahi ni Manase. Nang ikasyam na araw, si Abida na anak ni Gideoni na pinuno ng lahi ni Benjamin. Nang ikasampung araw, si Ahiezer na anak ni Amishadai na pinuno ng lahi ni Dan. Nang ikalabing isang araw, si Pagiel na anak ni Okran na pinuno ng lahi ni Asher. Nang ikalabing dalawang araw, si Ahira na anak ni Enan na pinuno ng lahi ni Naphtali. Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng mga handog na ito: 1 pilak na bandehado na may bigat na 1.5 kilo at 1 pilak na mangkok na may bigat na 800 gramo ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang bawat isa nito ay puno ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis para sa handog sa pagpaparangal sa Panginoon. Nagdala rin ang bawat isa sa kanila ng 1 gintong pinggan na may bigat na mga 120 gramo na puno ng insenso, 1 batang toro, 1 lalaking tupa at 1 batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog, 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, 2 baka, 5 lalaking tupa, 5 lalaking kambing at 5 batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Ito ang lahat ng mga handog ng 12 pinuno ng mga Israelita para sa pagtatalaga ng altar: 12 pilak na bandehado, 12 pilak na mangkok at 12 gintong tasa. Ang bawat bandehadong pilak ay may bigat na 1.5 kilo at ang bawat mangkok na pilak ay may bigat na 800 gramo. Ang kabuuang timbang nila ay mga 28 kilo ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang 12 gintong lalagyan na puno ng insenso ay may bigat na mga 120 gramo bawat isa ayon sa bigat ng ginto sa timbangang ginagamit ng mga pari.
Ang kabuuang timbang nila ay mga 1,440 gramo. Ang mga hayop na ibinigay para sa handog na sinusunog, 12 batang toro, 12 lalaking tupa, at 12 lalaking tupang 1 taong gulang pa lang ang edad. Kasama nito ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang handog sa paglilinis, 12 lalaking kambing. Ang mga hayop na handog para sa mabuting relasyon, 24 na toro, 60 lalaking tupa, 60 lalaking kambing, at 60 batang lalaking tupa na 1 taong gulang pa lang ang edad. Ito ang lahat ng mga handog nang italaga ang altar. Kapag papasok si Moises sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, naririnig niya ang boses na nakikipag-usap sa kanya galing sa gitna ng 2 kerubin sa ibabaw ng takip ng kahon ng kasunduan. Doon nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises. Ang paglalagay ng mga ilaw. Ikawalong kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na kung ilalagay na niya ang 7 ilaw, kailangan na maliwanagan ng ilaw ang lugar sa harapan ng lalagyan nito. Kaya ginawa ito ni Aaron. Inilagay niya ang mga ilaw na ang sinag nito ay nagliliwanag sa harapan, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang buong lalagyan ng ilaw, mula sa ilalim hanggang sa itaas, ay ginawa mula sa ginto, ayon sa disenyo na ipinakita ng Panginoon kay Moises. Ang pagtatalaga ng mga Levita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ibukod ang mga Levita sa ibang mga Israelita at linisin sila. Ganito ang gagawin mong paglilinis sa kanila. Wisikan mo sila ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Ahitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang mga damit. Pagkatapos nito, ay ituturing na silang malinis. Pagkatapos, pagdalhin mo sila ng batang toro at ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog na pagpaparangal sa Panginoon. Pagdalhin mo rin sila ng 1 pang batang toro bilang handog sa paglilinis. Pagkatapos, tipunin mo ang buong mamamayan ng Israel at italaga ang mga Levita sa harap ng toldang tipanan. Dalhin mo ang mga Levita sa aking presensya at ipapatong ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa mga ulo nito. Si Aaron ang magtatalaga sa kanila sa aking presensya bilang espesyal na handog mula sa mga Israelita para makapaglingkod sila sa akin. Pagkatapos, ipapatong ng mga Levita ang mga kamay nila sa ulo ng 2 toro na handog para sa akin. Ang isa ay bilang handog sa paglilinis at ang isa naman ay bilang handog na sinusunog para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. At patatayuin sila sa harapan ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki at itatalaga sila bilang espesyal na handog sa akin. Sa pamamagitan nito, ibubukod mo ang mga Levita sa ibang mga Israelita at magiging akin sila. Pagkatapos na malinisan mo ang mga Levita at maitalaga sila sa akin bilang espesyal na handog, makapaglilingkod na sila sa toldang tipanan. Sila ang mga Israelita na ibinukod para lang sa akin, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Dahil ang bawat panganay sa Israel ay akin, tao man o hayop. Nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay ng mga Ehipsyo, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel. At kinuha ko ang mga Levita, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng Israel. Sa lahat ng mga Israelita, ang mga Levita ang pinili ko na tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Maglilingkod sila sa toldang tipanan para sa mga Israelita at gagawa sila ng mga seremonya para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita para walang panganib na dumating sa kanila kapag lumapit sila sa toldang tipanan. Kaya itinalaga nila Moises, Aaron at ng buong mamamayan ng Israel ang mga Levita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Naglinis ang mga Levita ng kanilang sarili at nilabhan nila ang kanilang mga damit. Pagkatapos, itinalaga sila ni Aaron sa presensya ng Panginoon bilang espesyal na handog at gumawa si Aaron ng seremonya para sa kapatawaran ng mga kasalanan nila at para maituring silang malinis. Pagkatapos noon,
Naglingkod na ang mga Levita sa toldang tipanan sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. Kaya ginawa nila sa mga Levita ang iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinabi ng Panginoon kay Moises, para sa mga Levita ang mga tuntuning ito. Magsisimula ang mga Levita sa paglilingkod sa toldang tipanan sa edad na 25 at titigil sila sa paglilingkod sa edad na 50. At kapag magre-retiro na sila, maaari silang makatulong sa kapwa nila Levita sa pamamagitan ng paglilingkod bilang tagapagbantay sa tolda. Pero hindi na sila gagawa ng mga gawain sa tolda. Ganito ang paraan kung paano mo ibibigay ang mga tungkulin sa mga Levita. Ikasyam na kabanata. Nang unang buwan ng ikalawang taon, mula nang inilabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, ipagdiriwang ng mga Israelita ang pista ng paglampas ng anghel sa nakatakdang panahon. Simula sa paglubog ng araw sa 14th na araw ng buwang ito, kailangang sundin ninyo ang lahat ng tuntunin tungkol sa pistang ito. Kaya sinabihan ni Moises ang mga Israelita na ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. At sinunod nila ito roon sa disyerto ng Sinai, nang lumubog ang araw ng 14th na araw ng unang buwan. Ginawa ito ng lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Pero may iba sa kanila na hindi nakapagdiwang ng pistang ito. Dahil ng araw na iyon, itinuturing silang marumi dahil nakahipo sila ng patay. Kaya ng mismong araw na iyon, pumunta sila kina Moises at Aaron at sinabi nila, naging marumi kami dahil nakahipo kami ng patay. Pero bakit ba hindi kami pinapayagan sa pagdiriwang ng pistang ito? At sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon kasama ng ibang mga Israelita sa naitakdang panahon? Sumagot si Moises sa kanila, maghintay muna kayo hanggang sa malaman ko kung ano ang iuutos ng Panginoon sa akin tungkol sa inyo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kahit sino sa kanila o sa kanilang mga lahi na naging marumi dahil sa paghipo ng patay o dahil bumiyahe siya sa malayo, makakapagdiwang pa rin siya ng pista ng paglampas ng anghel. Ipagdiriwang nila ito pagkalipas ng isang buwan, simula sa paglubog ng araw sa 14th na araw ng 2nd buwan. Kakain sila ng tupa kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapait na halaman. Kailangang wala silang iiwan ang pagkain kinaumagahan at hindi rin nila babaliin ang mga buto ng tupa. Kung magdiriwang sila ng pista ng paglampas ng anghel, kailangang sundin ang lahat ng mga tuntunin tungkol dito. Pero ang tao na hindi nagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel, kahit na itinuturing pa siyang malinis at hindi bumiyahe sa malayo, ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Dahil hindi siya nag-alay ng handog para sa Panginoon sa nakatakdang panahon, magdurusa siya sa kanyang kasalanan. Kung may dayuhan na naninirahang kasama ninyo na gustong makipagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel, kailangang ipagdiwang niya ito ayon sa lahat ng mga tuntunin nito. Magkapareho lang ang mga tuntunin para sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Ang ulap sa toldang tipanan. Nang araw na ipinatayo ang toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, natakpan ito ng ulap. Ang ulap na ito ay nagliliwanag na parang apoy mula gabi hanggang umaga. Ganito palagi ang nangyayari. Ang ulap ay bumabalot sa toldang tipanan kung araw, at nagliliwanag naman ito na parang apoy kung gabi. Kapag pumapaitaas na ang ulap, umaalis na rin ang mga Israelita at nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. At kung saan tumitigil ang ulap, doon sila nagkakampo. Kaya naglalakbay at nagkakampo ang mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon. Hindi sila naglalakbay habang nasa ibabaw pa ng tolda ang ulap. Kahit magtagal ang ulap sa ibabaw ng tolda, naghihintay lang sila sa utos ng Panginoon at hindi sila umaalis. Kung minsan, mga ilang araw lang ang ulap sa ibabaw ng tolda, kaya nananatili rin doon ang mga tao ng ilang araw. Pagkatapos, aalis ulit sila ayon sa utos ng Panginoon. Kung minsan naman nananatili lang ang ulap sa ibabaw ng tolda ng isang gabi at pumapaitaas na ito kinaumagahan,
at nagpapatuloy sila sa paglalakbay. Araw man o gabi, naglalakbay ang mga Israelita sa tuwing pumapaitaas ang ulap. Kung nananatili ang ulap sa ibabaw ng tolda ng 2 araw o 1 buwan o 1 taon, ganoon din katagal nananatili ang mga Israelita sa kanilang kampo. Kaya nagkakampo at naglalakbay ang mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon. At sinunod nila ang mga utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang mga trumpetang pilak. 10 Sinabi ng Panginoon kay Moises, magpagawa ka ng 2 trumpetang pilak at gamitin mo ito upang tipunin ang mga tao at ihanda sila sa paglalakbay. Kapag pinatunog na ng sabay ang 2 trumpeta, magtitipon ang buong mamamayan sa pintuan ng toldang tipanan. Kapag isa lang ang pinatunog, ang mga pinuno lang ng bawat lahi ang magtitipon sa iyong harapan. Kapag pinatunog ang trumpeta para ihanda ang mga tao sa paglalakbay, ang mga lahi sa silangang bahagi ng tolda ang mauunang lumakad. Kapag pinatunog ang trumpeta ng 2 beses, ang lahi naman sa gawing timog na bahagi ng tolda ang mauunang lumakad. Ang pagpapatunog na ito ang magiging hudyat ng kanilang paglakad. Pero iba ang pagpapatunog ng trumpeta kapag titipunin sila. Ang mga angkan ni Aaron na mga pari ang magpapatunog ng mga trumpeta. Ang mga tuntuning ito ay dapat ninyong tuparin at nang susunod pang mga henerasyon. Kapag naroon na kayo sa inyong lupain at makikipaglaban na sa inyong mga kaaway na umaapi sa inyo, patunugin ninyo ang trumpeta. At ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ay aalalahanin kayo at ililigtas sa inyong mga kaaway. At sa panahon ng inyong pagsasaya, sa inyong pagdiriwang ng pista, pati na ng pista ng pagsisimula ng buwan, patutunugin din ninyo ang mga trumpeta kung mag-aalay kayo ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Ang mga trumpetang ito ang magpapaalala sa akin na inyong Diyos ng aking kasunduan sa inyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Umalis ang mga Israelita sa Sinai. Nang 20th araw ng 2nd buwan, nang 2nd taon mula nang inilabas ang mga Israelita sa Ehipto, pumaitaas ang ulap mula sa toldang sambahan kung saan nakalagay ang kasunduan. Pagkatapos, umalis ang mga Israelita sa disyerto ng Sinai at nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa tumigil ang ulap sa disyerto ng Paran. Ito ang unang pagkakataon na naglakbay sila ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang unang grupo na naglakbay dala ang kanilang bandila ay ang grupong pinangungunahan ng lahi ni Juda. Ang pinuno nila ay si Nashon, na anak ni Aminadab. Ang lahi ni Isakar ay pinamumunuan ni Netanel, na anak ni Zuar. At ang lahi ni Zebulun ay pinamumunuan ni Eliab, na anak ni Helon. Pagkatapos kalasin ang toldang sambahan, dinala ito ng mga angkan ni Gershon at ng mga angkan ni Merari. At sumunod sila sa paglalakad. Ang sumunod na lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupong pinangungunahan ng lahi ni Reuben. Ang kanilang pinuno ay si Elizur, na anak ni Sedeur. Ang lahi ni Simeon ay pinangungunahan ni Selumiel, na anak ni Zurishaddai. At ang lahi ni Gad ay pinamumunuan ni Eliasaph, na anak ni Deuel. At ang sumunod ay ang mga angkan ni Kohat na nagdadala ng mga banal na kagamitan ng tolda. Kailangang naiayos na ang tolda bago sila dumating sa susunod na lugar na kanilang pagkakampuhan. Ang sumunod na lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupo na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim. Ang kanilang pinuno ay si Elishama, na anak ni Amihud. Ang lahi ni Manase ay pinamumunuan ni Gamaliel, na anak ni Padazur. At ang lahi ni Benjamin na pinamumunuan ni Abidan, na anak ni Gedeoni. Ang kahuli-hulihang lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupo na pinangungunahan ng lahi ni Dan. Sila ang mga gwardya sa likod ng lahat ng mga grupo. Ang kanilang pinuno ay si Ahiezer, na anak ni Amishadai. Ang lahi ni Asher ay pinamumunuan ni Pagiel, na anak ni Okran. At ang lahi ni Naphtali ay pinamumunuan ni Ahira, na anak ni Enan. Ito ang pagkakasunod-sunod ng paglalakbay ng mga lahi ng Israel
na magkakagrupo. Ngayon, sinabi ni Moises kay Hobab na kanyang bayaw, na anak ni Reuel na Midianita, maglalakbay na kami sa lugar na sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa amin. Kaya sumama ka sa amin at hindi ka namin pababayaan. Dahil nangako ang Panginoon na pagpapalain niya ang Israel. Sumagot si Hobab, ayaw ko, babalik ako sa aking bayan at sa aking mga kamag-anak. Sinabi ni Moises, kung maaari, huwag mo kaming iwan. Ikaw ang nakakaalam kung saan ang mabuting lugar sa disyerto na maaari naming pagkakampuhan. Kung sasama ka sa amin, babahaginan ka namin ang lahat ng pagpapalang ibibigay sa amin ng Panginoon. Kaya umalis sila sa bundok ng Panginoon at naglakbay ng 3 araw. Nasa unahan nila palagi ang kahon ng kasunduan para humanap ng lugar na kanilang mapagpapahingahan. Kung araw, ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila kapag naglalakbay sila. Bawat panahon na dadalhin ang kahon ng kasunduan, sinasabi ni Moises, O Panginoon, mauna po kayo at pangalatin po ninyo ang inyong mga kaaway. Sana'y magsitakas sila. At kapag inihihinto na nila sa paglalakbay ang kahon ng kasunduan, sinasabi ni Moises, Panginoon, bumalik na po kayo rito sa libu-libong mamamayan ng Israel. Nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. 11 Nagreklamo ang mga Israelita kay Moises dahil sa hirap na kanilang dinaranas. Nang marinig ito ng Panginoon, nagalit siya at nagpadala siya ng apoy na sumunog sa ilang dulong bahagi ng kampo. Dahil dito humingi ng tulong ang mga Israelita kay Moises at nanalangin si Moises sa Panginoon at namatay ang apoy. Kaya ang lugar na iyon ay pinangalan ng Tabera dahil nagpadala ang Panginoon ng apoy sa kanila. May mga grupo ng dayuhan na sumama sa mga Israelita na naghahanap ng mga pagkain gusto nilang kainin. Kaya nagreklamo pati ang mga Israelita na nagsasabi, kung makakakain man lang sana tayo ng karne, noong naroon tayo sa Ehipto, nakakakain tayo ng mga libreng isda at ng mga pipino, melon, sibuyas at mga bawang. Pero dito wala tayong ganang kumain. Puro mana lang ang ating kinakain. Ang mga mana na ito ay parang mga buto na maliliit at mapuputi. Pinupulot ito ng mga Israelita sa lupa tuwing umaga at ginigiling nila ito o binabayo sa lusong. Pagkatapos, niluluto nila ito sa banga at ginagawang manipis na tinapay. Ang lasa nito ay katulad ng tinapay na niluto sa langis ng olibo. Narinig ni Moises ang reklamo ng bawat pamilya sa pintuan ng kanilang mga tolda. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. At dahil dito'y nabahala si Moises. Nagtanong siya sa Panginoon, bakit niyo po ako binigyan ng inyong lingkod ng malaking problema? Ano po ba ang ginawa ko na hindi kayo natuwa? Kaya ibinigay ninyo sa akin ang problema ng mga taong ito. Mga anak ko po ba sila? Ama ba nila ako? Bakit ninyo sinasabi sa akin na alagaan ko sila, katulad ng isang yaya na kumakarga sa isang bata, at dalhin sila sa lupaing ipinangako ninyo sa kanilang mga ninuno? Saan po ba ako kukuha ng karne para sa mga taong ito? Dahil patuloy ang pagrereklamo nila sa akin na bigyan ko sila ng karneng makakain nila. Hindi ko po sila kayang alagaang lahat ng mag-isa. Napakahirap nito para sa akin. Kung ganito lang po ang pagtrato ninyo sa akin, patayin na lang ninyo ako ngayon. Kung nalulugod kayo sa akin, huwag ninyo akong pabayaang magdusa. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, tipunin mo ang 70 sa mga tagapamahala ng Israel na kilalang kilala mo na mga pinuno ng mga mamamayan at papuntahin sila sa toldang tipanan at patayuin sila roon kasama mo. Bababa ako at makikipag-usap sa iyo roon at ibibigay ko sa kanila ang ibang kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo upang makatulong sila sa pamamahala ng mga tao para hindi lang ikaw mag-isa ang namamahala. Pagkatapos sabihin mo sa mga tao, nalinisin nila ang kanilang sarili dahil bukas may makakain na silang karne. Sabihin mo ito sa kanila, narinig ko ang inyong reklamo na gusto ninyong kumain ng karne at sinasabi ninyo na mas mabuti pa ang inyong kalagayan sa Ehipto.
Kaya bukas bibigyan ko kayo ng karne para makakain kayo. Hindi lang isang araw, o dalawa, o lima, o sampu, o 20 araw ang pagkain ninyo nito, kundi isang buwan, hanggang sa magsawa kayo at hindi na kayo makakain ito. Dahil itinakwil ninyo ako na sumasama sa inyo, at nagreklamo kayo sa akin na sana'y hindi na lang kayo umalis sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises, 600,000 lahat ang tao na kasama ko. At ngayon sinasabi po ninyo na bibigyan ninyo sila ng karne na kanilang kakainin sa loob ng isang buwan, kahit po katayin pa namin ang lahat ng tupa at baka, o kahit hulihin pa namin ang mga isda sa dagat, hindi po ito magkakasya sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, may limitasyon ba ang aking kapangyarihan? Makikita mo ngayon kung mangyayari ang sinabi ko o hindi. Kaya lumakad si Moises at sinabi sa mga tao ang sinabi ng Panginoon. Tinipon niya ang 70 tagapamahala at pinatayo sa palibot ng tolda. Pagkatapos bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at nakipag-usap kay Moises. Kinuha niya ang ibang kapangyarihan ni Moises at ibinigay sa 70 tagapamahala. At nang matanggap nila ito, nagsalita sila kagaya ng mga propeta, pero hindi na ito nangyari pang muli. Ang 70 tagapamahala na sina Eldad at Medad ay nagpaiwan sa kampo at hindi pumunta sa tolda. Pero natanggap din nila ang kapangyarihan at nagsalita rin sila na kagaya ng mga propeta. May isang binata na nagtatakbo papunta kay Moises at sinabi na nagsasalita sina Eldad at Medad doon sa kampo na kagaya ng mga propeta. Sinabi ni Josue na anak ni Nun na naging katulong ni Moises mula noong bata pa ito, "Amo, patigilin po ninyo sila." Pero sumagot si Moises, "Nababahala ka ba kung ano ang magiging resulta nito sa aking pagkapinuno? Kung sa akin lang, gusto kong bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang lahat ng mamamayan at makapagsalita sila kagaya ng mga propeta." Pagkatapos, bumalik sa kampo si Moises at ang mga tagapamahala ng Israel. Ngayon, nagpadala ang Panginoon ng hangin na nagdala ng mga pugo mula sa dagat. Lumipad-lipad sila sa palibot ng kampo at ibinagsak sa lupa. Mga 3 talampakan ang taas ng bunton nito at mga ilang kilometro ang lawak ng ibinunton na mga pugo. Kaya ng araw na iyon at ng sumunod pang araw, nang huli ang mga tao ng mga pugo araw at gabi. Walang nakakuha ng bababa pa sa 30 sako at ibinilad nila ito sa palibot ng kampo. Pero habang ninunguya pa nila ang karne at hindi pa nalululon ito, nagalit ang Panginoon sa kanila at pinadalhan sila ng salot. Kaya tinawag ang lugar na iyon na Kibroth Hataava, dahil doon inilibing ang mga taong matatakaw sa karne. Mula roon, naglakbay ang mga Israelita sa Hazeroth at doon nagkampo. Ang reklamo nila Miriam at Aaron. 12 kabanata. Ngayon, siniraan nila Miriam at Aaron si Moises dahil nakapag-asawa siya ng isang taga-Cush. Sinabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nakikipag-usap ang Panginoon? Nakikipag-usap din siya sa amin. Pero narinig ito ng Panginoon. Mapagpakumbaba si Moises higit sa lahat ng mga tao sa mundo. Kaya nakipag-usap agad ang Panginoon kina Moises, Aaron at Miriam. Lumabas kayong 3 at pumunta sa toldang tipanan. Kaya pumunta silang 3 sa tolda. Pagkatapos, bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan at tinawag sina Aaron at Miriam. Paglapit ng 2, sinabi ng Panginoon, "Pakinggan ninyo ito. Kung may propeta ako na nasa inyo, nakikipag-usap ako sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Pero hindi ako ganoon makipag-usap sa aking lingkod na si Moises na mapagkakatiwala ang pinuno ng aking mga mamamayan. Kung makikipag-usap ako sa kanya, parang magkaharap lang kami dahil ang aking sinasabi sa kanya ay malinaw talaga. Parang nakikita niya ako. Kaya bakit hindi kayo natakot magsalita ng masama laban sa aking lingkod na si Moises?" Nagalit ang Panginoon sa kanila at umalis siya.
Nang umalis na ang ulap sa ibabaw ng tolda, tinubuan si Miriam ng malubhang sakit sa balat, at namuti ang kanyang balat. Pagkakita ni Aaron sa kanya, sinabi ni Aaron kay Moises, "Pakiusap kapatid ko, huwag po ninyo kaming pahirapan dahil sa kasalanang nagawa namin ng may kahangalan. Huwag ninyong hayaang maging tulad si Miriam ng isang batang patay ng ipinanganak at bulok ang kalahating katawan." Kaya nagmakaawa si Moises sa Panginoon. "O Diyos ko, nakikiusap po ako sa inyo na pagalingin ninyo si Miriam." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Hindi ba't kapag dinuraan siya ng kanyang ama sa mukha para pasamain siya ay pagdurusahan niya ang kahihiyan sa loob ng 7 araw? Kaya palabasin siya sa kampo sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, maaari na siyang makabalik." Kaya pinalabas si Miriam sa kampo sa loob ng 7 araw. Hindi nagpatuloy ang mga tao sa paglalakbay hanggang sa makabalik si Miriam sa kampo. Pagkatapos noon, umalis sila sa Hazeroth at nagkampo sa disyerto ng Paran. Ang mga espiya, 13. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magpadala ka ng mga tao para mag-espiya sa Kanaan, ang lupain na ibibigay ko sa inyong mga Israelita. Ang mga tao na iyong ipapadala ay ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel." Kaya sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Ipinadala niya sa Kanaan ang mga pinuno ng mga Israelita mula roon sa disyerto ng Paran. Ito ang mga lahi at mga pangalan nila. Lahi ni Reuben, na pinamumunuan ni Shamua na anak ni Zakur. Lahi ni Simeon, na pinamumunuan ni Shaphat na anak ni Hori. Lahi ni Huda, na pinamumunuan ni Caleb na anak ni Jephune. Lahi ni Issachar, na pinamumunuan ni Igal na anak ni Jose. Lahi ni Ephraim, na pinamumunuan ni Hosea na anak ni Nun. Lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Palti na anak ni Rafu. Lahi ni Zebulun, na pinamumunuan ni Gadiel na anak ni Sodi. Lahi ni Manase na anak ni Jose, na pinamumunuan ni Gadi na anak ni Susi. Lahi ni Dan, na pinamumunuan ni Amiel na anak ni Gemali. Lahi ni Asher, na pinamumunuan ni Seteyur na anak ni Mikael. Lahi ni Naftali, na pinamumunuan ni Nabi na anak ni Vofsi. Lahi ni Gad, na pinamumunuan ni Geyuel na anak ni Maki. Sila ang mga tao na ipinadala ni Moises para mag-espiya sa Kanaan. Pinalitan ni Moises ng Josue ang pangalan ni Hosea na anak ni Nun. Bago sila pinaalis ni Moises para mag-espiya sa Kanaan, sinabi ni Moises sa kanila, "Maglakad kayo pahilaga at pumunta sa timog ng Kanaan at dumiretso sa kabundukan. Tingnan ninyo kung ano ang itsura ng lupain at kung malakas ba o mahina ang mga tao roon at kung marami sila o kaunti lang. Tingnan ninyo kung anong klase ng lupain ang kanilang tinitirhan, kung mabuti o hindi. Tingnan ninyo ang kanilang bayan, kung napapalibutan ng pader o hindi. Tingnan din ninyo kung masagana ang lupa o hindi, at kung may mga puno o wala. At pagsikapan ninyo makapagdala ng prutas sa inyong pagbalik." Panahon noon ng paghinog ng ubas. Kaya naglakad sila at tinanaw nila ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, malapit sa Lebo Hamat. Nag-umpisa sila sa Negev hanggang sa nakarating sila sa Hebron, kung saan nakatira si Naahiman, Sheshai at Talmai na mga angkan ni Anak. Itinayo ang Hebron 7 taon bago itinayo ang Zoan sa Ehipto. Pagdating nila sa lambak ng Eshkol, pumutol sila ng isang kumpol ng ubas. Masyadong mabigat ito, kaya itinali nila ito sa isang tukod at magkatulong na binuhat ng 2 tao. Nagdala rin sila ng mga prutas na pomegranata at igos. Tinatawag ang lugar na iyon na lambak ng Eshkol dahil sa kumpon ng ubas na pinutol ng mga Israelita. Pagkatapos ng 40 araw na pag-espiya sa lupain, bumalik sila kina Moises, Aaron at sa buong mamamayan ng Israel sa Kadesh, doon sa disyerto ng Paran. Sinabi nila sa buong kapulungan ang kanilang nakita at ipinakita nila ang kanilang 2 mga prutas. Sinabi nila kay Moises, "Pumunta kami sa lugar na pinapuntahan mo sa amin. Maganda at masaganang lupain iyon. Sa katunayan, heto ang mga prutas. Pero makapangyarihan ang mga taong nakatira roon. At malalaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita pa namin ang mga angkan ni Anak.
nakatira ang mga Amalekita sa Negev, ang mga Heteo, Jebuseo at mga Amoreo sa kabundukan, at ang mga Kananeo naman ay nakatira malapit sa dagat at sa tabi ng ilog ng Jordan. Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito." Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya, "Hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin." At ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, "Hindi maganda ang lupaing nakita namin doon. At hindi lang iyan, malalaki ang mga taong nakita namin doon, sobrang tangkad. May nakita pa kaming mga higante na mga angkan ni anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila. At ganyan din ang kanilang tingin sa amin." Nagrebelde ang mga Israelita. Ika-14 na kabanata. Nang gabing iyon, humagulgol ang lahat ng mamamayan. Nagreklamo sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto o rito sa disyerto. Bakit pa ba tayo dadalhin ng Panginoon sa lupaing iyon? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagi ng ating mga asawa at anak? Mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto." At nag-usap-usap sila. Pumili tayo ng pinuno at bumalik sa Ehipto. Pagkatapos nagpatira pa sina Moises at Aaron sa harapan ng lahat ng mamamayan ng Israel na nagkakatipon doon. Pinunit ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephune ang kanilang mga damit sa kalungkutan. Ang dalawang ito ay kasama sa pag-espiya sa lupain. Sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel, "Napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Kung nalulugod ang Panginoon sa atin, gagabayan niya tayo papunta sa lupang iyon, ang maganda at masaganang lupain, at ibibigay niya ito sa atin. Huwag lang kayong magre-rebelde sa Panginoon, at huwag kayong matatakot sa mga tao roon, dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila, pero ang Panginoon ang tutulong sa atin. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Babatuhin sana sila ng buong kapulungan." Pero biglang nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng toldang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Hanggang kailan pa ba ako itatakwil ng mga taong ito? Hanggang kailan pa ba sila hindi maniniwala sa akin, sa kabila ng lahat ng himalang ginawa ko sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at papatayin ko sila. Pero gagawin kitang isang bansa na mas makapangyarihan at matatag kaysa sa kanila." Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipsyo kung mababalitaan nila ito? Hindi ba't nalalaman nila na kinuha ninyo ang mga Israelita sa kanila sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan? Kapag pinatay po ninyo ang inyong mamamayan, sasabihin nila ito sa mga naninirahan sa Kanaan. Narinig ng mga Kananeo na kayo, Panginoon, ay sumasama sa mga Israelita at nagpapakita sa kanila sa pamamagitan ng ulap na gumagabay sa kanila. Pinangungunahan niyo sila kapag gabi sa pamamagitan ng apoy na parang haligi at kapag araw sa pamamagitan ng ulap na parang haligi rin. Ngayon, kapag pinatay po ninyong lahat ang inyong mamamayan, sasabihin ng mga bansang nakarinig ng inyong katanyagan, hindi kayang dalhin ng Panginoon ang mga Israelita sa lupaing ipinangako niya sa kanila. Kaya pinatay na lang niya sila sa disyerto. Kaya ngayon, O Panginoon, sana po ay ipakita ninyo ang inyong kapangyarihan ayon sa inyong sinabi na mapagmahal kayo at hindi madaling magalit at mapagpatawad sa mga kasalanan ng tao. Pero pinarurusahan po ninyo ang mga nagkakasala hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Ayon sa inyong dakilang pagmamahal, patawarin po ninyo ang mga kasalanan ng mga taong ito, gaya ng pagpapatawad ninyo sa kanila mula nang lumabas sila sa Ehipto." Sumagot ang Panginoon, "Patatawarin ko sila ayon sa iyong hiniling. Ngunit sumusumpa ako, ang Panginoong nabubuhay, habang ang buong mundo ay napupuno ng aking dakilang presensya. Walang sino man sa kanila ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno.
Dahil kahit nakita nila ang aking makapangyarihang presensya at ang mga himala na ginawa ko sa Ehipto at sa disyerto, palagi pa rin nila akong sinusubok at hindi sila sumusunod sa akin. Kaya hindi makakapasok sa lupaing iyon ang mga nagtatakwil sa akin. Ngunit papapasukin ko sa lupain na kanyang tiningnan si Caleb na aking lingkod. Dahil iba ang kanyang pag-uugali sa iba at sumusunod siya sa akin ng buong puso niya. Maninirahan ang kanyang mga angkan sa lupaing iyon. Huwag muna kayong dumiretso dahil may mga Kananeo at mga Amalekita na naninirahan sa mga lamba. Kundi magbalik kayo bukas sa disyerto, sa daang papunta sa dagat na pula. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang kailan pa ba ang pagrereklamo sa akin ng masasamang mamamayang ito? Narinig ko ang mga reklamo ng mga Israelita. Kaya sabihin mo ito sa kanila. Ako, ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na gagawin ko sa inyo ang inyong hinihiling. Mamamatay kayo rito sa disyerto. Dahil nagreklamo kayo sa akin, walang kahit isa sa inyo na may edad na 20 taong gulang pataas ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko na ibibigay sa inyo na inyong titirhan, maliban lang kay Caleb na anak ni Jephune at kay Josue na anak ni Nun. Tungkol naman sa inyong mga anak na sinabi ninyong bibihaging, dadalhin ko sila sa lupain na inyong itinakwil at magiging kanila ito. Ngunit mamamatay kayo sa disyerto. Ang inyong mga anak ay magiging tulad ng mga tagapagbantay ng tupa na palibot-libot sa disyerto sa loob ng 40 taon. Sa pamamagitan nito magdurusa sila dahil sa inyong pagtataksil sa akin hanggang sa mamatay kayo lahat. Dahil ang mga espiya sa lupain ay tumira roon ng 40 araw, magdurusa rin kayo ng 40 taon dahil sa inyong kasalanan para malaman ninyo kung paano ako magalit sa mga kumakalaban sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito at siguradong gagawin ko ang mga bagay na ito sa masasamang mamamayang ito na nagkaisang kumalaban sa akin. Mamamatay silang lahat sa disyerto. Ang mga taong inutusan ni Moises para sa pag-espiya na nagbalita ng masama tungkol sa lupain na siyang naging dahilan ng pagrereklamo ng mga Israelita ay namatay sa karamdaman sa presensya ng Panginoon. Sa 12 espiya, si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephune lang ang hindi namatay. Natalo ang mga Israelita sa kanilang pagsalakay sa Kanaan. Nang sinabi ito ni Moises sa lahat ng mga Israelita, nagluksa sila. At kinabukasan, maaga silang bumangon para umakyat sa kabundukan ng Kanaan. Sinabi nila, napag-isip-isip namin na nagkasala kami. At ngayon handa na kami sa pagpunta sa lugar na ipinangako ng Panginoon. Pero sinabi ni Moises, bakit sinuway ninyo ang utos ng Panginoon na magbalik kayo sa disyerto? Hindi kayo magtatagumpay. Huwag kayong lalakad dahil hindi kayo sasamahan ng Panginoon at matatalo lang kayo ng inyong mga kaaway. Sa oras na makipaglaban sa inyo ang mga Kananeo at mga Amalekita, mamamatay kayo. Hindi sasama ang Panginoon dahil siya'y itinakwil ninyo. Pero naglakbay sila sa kabundukan ng Kanaan kahit hindi sumama sa kanila si Moises at ang kahon ng kasunduan. Pagkatapos, sinalakay sila ng mga Amalekita at ng mga Kananeo na naninirahan doon sa kabundukan. At natalo sila at hinabol pa sila hanggang sa Horma. Mga tuntunin tungkol sa mga handog. 15 kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita, kapag dumating na kayo sa lupain na ibibigay ko sa inyo na inyong titirhan, maghandog kayo sa akin mula sa inyong mga hayop bilang mga handog sa pamamagitan ng apoy. Maghandog din kayo ng mga handog sa pagtupad ng isang panata o mga handog na kusang loob o mga handog sa panahon ng mga pista. Ang mabangong samyo ng mga handog na sinusunog na ito ay makalulugod sa akin. Ang maghahandog ng batang tupa bilang handog na sinusunog para sa akin ay maghandog din ng handog para sa pagpaparangal sa akin ng mga 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis at sasamahan pa ito ng handog na inumin na 1 litrong katas ng ubas. Kung matandang tupa ang ihahandog, sasamahan ito ng handog para sa pagpaparangal sa akin ng mga 4 kilo ng magandang klaseng harina.
na hinaluan ng 1.5 litro ng langis. At sasamahan pa ito ng handog na inumin na 1.5 litrong katas ng ubas. Ang mabangong samyo ng handog na ito'y makalulugod sa akin. Ang maghahandog ng batang toro bilang handog na sinusunog, o handog sa pagtupad ng isang panata, o handog para sa mabuting relasyon, ay kailangang maghandog din ng handog para sa pagpaparangal sa akin ng 6 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 2 litrong langis. At sasamahan pa ito ng 2 handog na inumin na 2 litrong katas ng ubas. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Ito ang inyong gagawin kapag maghahandog kayo ng 1 toro o matandang lalaking tupa o kambing. Gawin ninyo ito sa bawat hayop na inyong hihahandog. Ang lahat ng katutubong Israelita na mag-aalay ng 2 handog sa pamamagitan ng apoy bilang mabangong handog na makalulugod sa akin ay dapat sumunod sa mga tuntuning ito. Kung sa susunod pang mga henerasyon ay may mga dayuhang maninirahang kasama ninyo, panandalian man o permanente, at gustong mag-alay ng 2 handog sa pamamagitan ng apoy bilang mabangong handog na makalulugod sa akin, dapat ay susundin din nila ang 2 nabanggit na tuntunin. Kayong mga Israelita at ang 2 dayuhan na naninirahang kasama ninyo ay pareho lang sa harapan ko at parehong kautusan lang ang tutuparin ninyo. Dapat ninyong sundin ang 2 tuntuning ito at ng inyong lahi hanggang sa susunod pang 2 henerasyon. Pareho lang ang 2 utos at 2 tuntunin ang susundin ninyo at ng 2 dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Inutusan pa ng Panginoon si Moises na sabihin sa 2 Israelita, kapag dumating na kayo sa lupain na ibibigay sa inyo, makakakain kayo ng bunga ng lupain ito, pero dapat ibukod ang iba nito para ihandog sa akin. Maghandog kayo ng tinapay galing sa harina na una ninyong giniling, katulad ng inyong ginawa sa 1-6 ng inyong trigo mula sa giikan. Ang handog na ito mula sa harina na una ninyong giniling ay ihahandog ninyo sa akin hanggang sa susunod pang 2 henerasyon. Kung ang ilan sa inyo ay nasuway ang 1 sa 2 utos na ibinigay ko kay Moises nang hindi sinasadya, ang 2 utos na ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises dapat ninyong sundin mula sa araw na ibinigay ko ito hanggang sa susunod pang 2 henerasyon. Kung hindi nga sinasadya ang paggawa nito at hindi rin alam ng buong kapulungan na pagsuway pala ito, ang buong kapulungan ang maghahandog ng 1 batang toro bilang handog na sinusunog sa panahon na nalaman ninyo ang inyong pagsuway. Ang mabangong samyo ng handog na ito ay makalulugod sa Panginoon. Isama rin ninyo ang 2 kinakailangang 2 handog para sa pagpaparangal sa akin at 2 handog na inumin at 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari para matubos ang buong mamamayan ng Israel sa kanilang kasalanan. Patatawarin ko sila dahil hindi naman ito sinasadya. At maghahandog din sila sa akin ng 2 handog sa pamamagitan ng apoy at 1 handog sa paglilinis. Patatawarin ko ang buong mamamayan ng Israel, pati ang 2 dayuhan na naninirahan kasama nila, dahil sangkot ang lahat sa kasalanan iyon na hindi sinasadya. Pero kung 1 tao lang ang nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng 1 babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari sa aking presensya para matubos ang taong iyon sa kanyang kasalanang hindi sinasadya. At pagkatapos patatawarin ko siya. Iisa lang ang tuntunin para sa lahat ng nagkasala ng hindi sinasadya, katutubong Israelita man o dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Pero ang sinumang nagkasala ng sinadya, katutubo na Israelita man o hindi, na lumapastangan sa Panginoon, kailangang huwag na ninyong ituring na kababayan, dahil sa itinakwil niya ang salita ng Panginoon at sinuway niya ang utos nito. Huwag na siyang ituturing na kabilang sa inyo. Mananagot siya sa kanyang 2 kasalanan. Ang parusa sa hindi pagsunod sa araw ng pamamahinga. Habang naroon sa ilang ang 2 Israelita, may nakita silang tao na nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Dinala siya ng 2 tao na nakakita sa kanya kina Moises at Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong nila siya dahil hindi sila nakasisiguro kung ano ang dapat gawin sa kanya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises,
kailangang patayin ang taong iyan. Babatuhin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo. Kaya dinala siya ng mga tao sa labas ng kampo at pinagbabato hanggang sa mamatay, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Inutusan pa ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita, "Gumawa kayo ng mga palawit sa laylayan ng inyong mga damit at lagyan ninyo ito ng taling kulay asul. Kailangang sundin ninyo ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang mga palawit na ito ang magpapaalala sa inyo ng lahat kong mga utos para sundin ninyo ito at hindi ang inyong kagustuhan lang ang inyong gawin. Sa pamamagitan ng mga palawit na ito, maaalala ninyo ang pagtupad sa aking kasunduan at magiging akin kayo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos." Nagrebelde si Korah at ang kanyang mga kasama. Ika-16 na kabanata. Ngayon, nagrebelde kay Moises si Korah na anak ni Izar, na angkan ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa pagrerebelde si Dadatan at Abiram na mga anak ni Eliab, at si On na anak ni Pelet na mula sa lahi ni Reuben. May kasama pa silang 250 lalaking Israelita na kilala at pinili ng mga pinuno mula sa kapulungan ng Israel. Pumunta silang lahat kina Moises at Aaron at sinabi, "Sobra na ang ginagawa niyo sa amin. Ang buong sambayanan ay banal at nasa gitna nila ang presensya ng Panginoon. Kaya bakit ninyo ginagawang mas mataas ang inyong sarili nang higit sa aming lahat?" Pagkarinig nito ni Moises, nagpatira pa siya para manalangin sa Panginoon. Pagkatapos, sinabi niya kay Korah at sa lahat ng kanyang tagasunod, "Bukas ng umaga, ipapahayag ng Panginoon kung sino ang totoong pinili na maglingkod sa kanya bilang mga pari, dahil palalapitin niya sa kanyang presensya ang kanyang pinili. Kaya ganito ang inyong gagawin bukas. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso, at lagyan ninyo ito ng baga at insenso, at dalhin sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos makikita natin kung sino ang pinili ng Panginoon na maglingkod sa kanya. Kayong mga Levita ang sumusobra na ang mga ginagawa." Sinabi pa ni Moises kay Korah, "Pakinggan ninyo ito, kayong mga Levita, hindi pa ba sapat sa inyo na sa buong mamamayan ng Israel, kayo ang pinili ng Diyos ng Israel na makalapit sa kanyang presensya para maglingkod sa kanyang tolda at para maglingkod para sa sambayanan? Pinili niya kayo at ang iba pang mga Levita para makalapit sa kanyang presensya. At ngayon gusto pa ninyong maging pari? Sino ba si Aaron para reklamuhan ninyo? Sa ginagawa ninyong iyan, ang Panginoon ang inyong kinakalaban." Pagkatapos, ipinatawag ni Moises si Nadatan at Abiram na mga anak ni Eliab. Pero sinabi nila, "Hindi kami pupunta. Hindi pa ba sapat na kinuha mo kami sa Ehipto na maganda at masaganang lupain para patayin lang kami rito sa ilang? At ngayon gusto mo pang maghari sa amin. At isa pa, hindi mo kami dinala sa maganda at masaganang lupain o binigyan ng mga bukid o mga ubasan na aming aariin. Ngayon, gusto mo pa ba kaming lokohin? Hindi kami pupunta sa iyo." Nagalit si Moises at sinabi niya sa Panginoon, "Huwag po ninyong tatanggapin ang kanilang mga handog. Hindi ako nagkasala sa sinuman sa kanila. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno." Sinabi ni Moises kay Korah, "Bukas, ikaw at ang iyong mga tagasunod ay pupunta sa presensya ng Panginoon, sa toldang tipanan. At pupunta rin doon si Aaron. Ang 250 na mga tagasunod mo ay pagdalhin mo ng tigi-isang lalagyan ng insenso. Palagyan mo ito ng insenso at ihandog sa Panginoon. Kayo ni Aaron ay magdadala rin ng lalagyan ng insenso. Kaya kumuha ang bawat isa ng kanya-kanyang lalagyan ng insenso at nilagyan ng baga at insenso." At tumayo sila kasama ni na Moises at Aaron sa pintuan ng toldang tipanan. Nang magtipon na si Korah at ang mga tagasunod niya sa harapan ni Moises at ni Aaron, doon sa pintuan ng toldang tipanan, nagpakita ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa buong kapulungan. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Lumayo kayo sa mga taong ito para mapatay ko sila agad." Pero nagpatira pa sina Moises at Aaron at sinabi, "O Diyos na pinanggagalingan ng buhay ng lahat ng tao, magagalit po ba kayo sa buong kapulungan kahit isang tao lang ang nagkasala?" Sinabi ng Panginoon kay Moises,
Sabihin mo sa mga mamamayan na lumayo sila sa tolda ni Nakora, Datan at ni Abiram. Pinuntahan ni Moises si Datan at si Abiram, at sumunod sa kanya ang mga tagapamahala ng Israel. Pagkatapos, sinabi niya sa mga mamamayan, "Lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag kayong hahawak ng kahit anong pag-aari nila. Dahil kapag ginawa ninyo ito, parurusahan kayong kasama nila dahil sa lahat ng kasalanan nila." Kaya lumayo ang mga tao sa mga tolda ni Nakora, Datan at Abiram. Lumabas sina Datan at Abiram at tumayo sa pintuan ng kanilang mga tolda kasama ng kanilang mga asawa at anak. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Sa pamamagitan nito malalaman ninyo na ang Panginoon ang nagsugo sa akin para sa paggawa ng mga bagay na ito, at hindi ko ito sariling kagustuhan. Kung mamatay ang mga taong ito sa natural na kamatayan, hindi ako isinugo ng Panginoon. Pero kung gagawa ang Panginoon ng kamangha-manghang bagay, at mabiyak ang lupa, at lamunin silang buhay, kasama ng lahat nilang mga ari-arian papunta sa mundo ng mga patay, malalaman ninyo na ang mga taong ito ang nagtakwil sa Panginoon." Pagkatapos magsalita ni Moises, nabiyak ang lupa na kinatatayuan ni Datan at Abiram, at nilamon sila at ang kanilang pamilya ng lupa, kasama ang lahat ng tagasunod ni Kora at ang lahat ng kanilang ari-arian. Buhay silang lahat na nilamon ng lupa pati ang kanilang mga ari-arian. Sumara ang lupa at nawala sila sa kapulungan. Ang lahat ng mga Israelita ay nagsilayo nang marinig nila ang kanilang pagsigaw, dahil iniisip nila na baka lamunin din sila ng lupa. Pagkatapos, nagpadala ang Panginoon ng apoy, at nilamon nito ang 250 tagasunod ni Kora na naghahandog ng insenso. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa paring si Eleazar na anak ni Aaron na kunin niya ang mga lalagyan ng insenso sa mga bangkay na nangasunog, dahil banal ang mga lalagyan. Sabihan mo rin sila na ikalat nila sa malayo ang mga baga ng mga lalagyan ito na galing sa mga taong nangamatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Ipamartilyo ang mga ito hanggang sa mapitpit at itakip sa altar, dahil inihandog ito sa Panginoon at naging banal ito. Ang takip na ito sa altar ay magiging isang babala para sa mga Israelita." Kaya ayon sa iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ipinakuha ng paring si Eleazar ang mga tansong lalagyan ng insenso na dinala ng mga taong nangasunog, at minartilyo niya ito upang itakip sa altar. Isa itong babala para sa mga Israelita na walang sino mang makakalapit sa altar para magsunog ng insenso sa Panginoon, maliban lang sa angkan ni Aaron, upang hindi mangyari sa kanya ang nangyari kay Kora at sa mga tagasunod niya. Pero nang sumunod na araw, nagreklamo na naman ang buong mamamayang Israelita kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Pinatay ninyo ang mga mamamayan ng Panginoon." Habang nagkakaisa silang nagrereklamo kina Moises at Aaron, lumingon sila sa toldang tipanan, at nakita nila na biglang bumalot ang ulap sa tolda, at ipinakita ng Panginoon ang kanyang makapangyarihang presensya. Pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng tolda, at sinabi ng Panginoon kay Moises, "Lumayo kayo sa mga taong iyan, dahil ibabagsak ko sila ngayon din." Nagpatira pa ang dalawa. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Aaron, "Kunin mo ang lalagyan mo ng insenso, at lagyan ito ng insenso at baga galing sa altar, at magmadali kang pumunta sa mga mamamayan, at maghandog ka sa Panginoon para mapatawad ang kanilang mga kasalanan, dahil galit na ang Panginoon at nagsimula na ang salot." Kaya sinunod ni Aaron ang iniutos ni Moises, at tumakbo siya sa gitna ng mga mamamayan. Nagsimula na ang salot sa mga tao, pero naghandog pa rin si Aaron ng insenso para mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Tumayo siya sa gitna ng mga taong patay na at ng mga buhay pa, at tumigil ang salot. Pero 14,700 ang namatay, hindi pa kasama ang mga namatay dahil kay Kora. Pagkatapos, bumalik si Aaron kay Moises sa pintuan ng toldang tipanan dahil tumigil na ang salot. Ang tungkod ni Aaron. 17th kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na ang bawat pinuno sa bawat lahi ay magbibigay sa iyo ng isang baston,
at isulat doon ang kani-kanilang pangalan. 12 lahat ang baston. Sa baston ng lahi ni Levi, isulat ang pangalan ni Aaron, dahil kailangang may isang baston sa bawat pinuno ng lahi. Ilagay mo ang lahat ng ito sa toldang tipanan, sa harapan ng kahon ng kasunduan, kung saan ako nakikipagkita sa inyo ni Aaron. At ang baston ng taong pipiliin ko na maglingkod sa akin bilang pari ay sisibulan. At sa pamamagitan nito, titigil ang pagrereklamo ng mga Israelita laban sa inyo ni Aaron. Kaya sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, at ang bawat pinuno ng lahi ay nagbigay sa kanya ng baston. Ang lahat ng baston ay 12, at isa rito ang kay Aaron. Inilagay lahat ni Moises ang baston sa presensya ng Panginoon doon sa tolda ng kahon ng kasunduan. Kinaumagahan, pumasok si Moises sa tolda ng kahon ng kasunduan at nakita niya na ang baston ni Aaron na kumakatawan sa lahi ni Levi ay hindi lang sumibol, kundi nagkabuko pa, namulaklak at namunga ng almendro. Pagkatapos, inilabas ni Moises ang lahat ng baston at ipinakita sa lahat ng mga Israelita. Tiningnan nila ito at kinuha ng bawat pinuno ng lahi ang kani-kanilang baston. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ibalik ang baston ni Aaron sa harapan ng kahon ng kasunduan para maging babala ito sa mga rebelde na mamamatay sila kung hindi sila titigil sa pagre-rebelde laban sa akin. Tinupad ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Sinabi ng mga Israelita kay Moises, mamamatay kami nitong lahat. Dahil sino mang lumapit sa tolda ng Panginoon ay mamamatay. Mamamatay na ba kaming lahat? Ang tungkulin ng mga pari at ng mga levita. 18 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, ikaw at ang mga anak mong lalaki na mula sa lahi ni Levi ang mananagot sa kasalanang ginawa ninyo sa inyong paglilingkod sa toldang pinagtipunan. Pero ikaw lang at ang mga anak mo ang mananagot sa kasalanan na inyong magagawa na may kinalaman sa inyong pagkapari. Kung maglilingkod ka at ang mga anak mo sa tolda ng kahon ng kasunduan, patulungin niyo ang mga kamag-anak niyong kapwa levita. Magtatrabaho sila sa ilalim ng iyong pamamahala at gagawin nila ang lahat ng mga gawain sa tolda. Pero hindi sila dapat humawak sa mga banal na kagamitan ng tolda o sa altar. Dahil kung gagawin nila ito, mamamatay sila pati kayo. Tutulong sila sa iyo at responsibilidad nila ang pag-aasikaso ng toldang tipanan at ang paggawa ng lahat ng gawain dito. Dapat walang sino mang tutulong sa iyo at sa iyong mga anak, maliban sa lahi ni Levi. Ikaw ang mamamahala sa pag-aasikaso ng banal na lugar at ng altar, para hindi ako muling magalit sa mga Israelita. Ako ang pumili ng kapwa mo Levita mula sa mga Israelita, para maging katulong mo. Itinalaga sila sa akin sa paglilingkod sa toldang tipanan, pero ikaw lang at ang iyong mga anak ang makapaglilingkod bilang mga pari. Dahil kayo lang ang makakagawa ng mga gawain na may kinalaman sa altar at sa pinakabanal na lugar. Regalo ko sa inyo ang inyong pagkapari. Papatayin ang sino mang gagawa nito na hindi pari. Mga handog para sa mga pari at sa mga levita. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, ako ang pumili sa iyo na mamahala sa banal na mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ibinibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga anak bilang inyong bahagi magpakailanman. May bahagi kayo sa pinakabanal na mga handog na ito na hindi sinusunog, na inihandog ng mga tao sa aking bilang pinakabanal na mga handog. Kasama ng mga handog na ito ang handog bilang pagpaparangal sa aking, handog sa paglilinis at handog na pambayad ng kasalanan. Ito ang mga bahagi mo at ng iyong mga anak. Kainin ninyo ito bilang isang pinakabanal na handog. Kailangang mga lalaki lang ang kakain nito at ituring ninyo itong banal. Ang iba pang mga handog ng mga Israelita na itinataas sa altar ay para rin sa inyo. Ibinibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga angkan bilang inyong bahagi magpakailanman. Makakakain nito ang sino man sa iyong pamilya na itinuturing na malinis. Ibinibigay ko rin sa inyo ang mabubuting produkto na inihahandog ng mga Israelita mula sa una nilang ani, langis ng olibo,
bagong katas ng ubas at trigo. Magiging inyong lahat ang mga produkto na kanilang inihahandog mula sa unang ani ng kanilang lupa. Makakakain nito ang sinuman sa iyong pamilya na itinuturing na malinis. Ang lahat ng bagay sa Israel na ibinigay sa akin ng buo ay magiging inyo. Ang lahat ng panganay na lalaki, tao man o hayop na inihahandog sa akin ay magiging inyo rin. Pero kailangang tubusin ninyo ang mga panganay na anak na lalaki at ang mga panganay na mga hayop na itinuturing na marumi. Tubusin ninyo ito kung isang buwan na ang edad. At kailangang tubusin ninyo ito sa halagang 5 pirasong pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Pero huwag ninyong tutubusin ang panganay na toro, tupa o kambing dahil sa akin ito. Katayin ninyo ito at iwisik ninyo ang dugo sa altar at sunugin ang mga taba bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Ang mabangong samyo ng handog na ito ay makalulugod sa akin. Sa inyo ang karne nito, gaya ng dibdib at ng kanang paa ng handog na itinataas ninyo. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga handog na itinataas ng mga Israelita sa akin, para ito sa inyo at sa inyong mga angkan, bilang inyong bahagi magpakailanman. Kasunduan ko ito sa iyo at sa iyong angkan na hindi magbabago magpakailanman. Sinabi pa ng Panginoon kay Aaron, kayong mga pari ay walang mamanahing lupa sa Israel, dahil ako mismo ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. Kung tungkol sa mga Levita, babayaran ko sila sa kanilang serbisyo sa tolda. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng ikapu na ibinibigay ng mga Israelita bilang kanilang bahagi. Mula ngayon, wala nang iba pang Israelita na lalapit sa toldang tipanan, maliban sa mga pari at sa mga Levita. Dahil kung lalapit sila, mananagot sila sa kanilang mga kasalanan at mamamatay. Ang mga Levita ang responsable sa mga gawain sa toldang tipanan at mananagot sila sa kanilang magagawang kasalanan laban dito. Ang mga tuntuning ito ay dapat tuparin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Walang mamanahing lupa ang mga Levita sa Israel. Sa halip, ibibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapu na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang mga Levita ay walang mamanahing lupa sa Israel. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin niya ito sa mga Levita. Kung matanggap na ninyo mula sa mga Israelita ang ikapu na ibibigay ko sa inyo bilang inyong bahagi, kailangang magbigay din kayo ng inyong ikapu galing sa ikapu nila bilang handog sa akin. Ituturing ko ito bilang inyong handog mula sa mga ani, na parang naghandog kayo ng trigo mula sa giikan o alak mula sa pisaan ng ubas. Sa pamamagitan nito, makapagbibigay din kayo ng handog sa akin galing sa lahat ng ikapu na inyong natanggap mula sa aking mga Israelita. At sa aking bahagi na iyon, ang ikapu nito ay ibigay ninyo sa paring si Aaron. Kailangan na ang aking bahagi ang pinakamagandang parte sa lahat ng ibinibigay sa inyo. Kapag naihandog na ninyo ito, ituturing ko itong handog ninyo mula sa giikan o pisaan ng ubas. Maaari mong kainin at ng iyong pamilya ang inyong bahagi kahit saang lugar, dahil sweldo ninyo iyan sa inyong paglilingkod sa toldang tipanan. Hindi kayo magkakasala sa pagkain ninyo nito kung naihandog na ninyo ang pinakamabuting bahagi sa Panginoon. Ngunit siguraduhin ninyo na hindi ninyo marurumihan ang banal na mga handog ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagkain ng inyong bahagi nang hindi pa ninyo na ibibigay ang aking bahagi para hindi kayo mamatay. Ang tubig na ginagamit sa paglilinis. 19 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, ito pa ang isang tuntunin na gusto kong tuparin ninyo. Sabihan ninyo ang mga Israelita, nadalhan kayo ng isang pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nagagamit sa pag-aararo. Ibigay ninyo ito kay Eleazar na pari at dalhin ninyo sa labas ng kampo at katayin sa kanyang harapan. Pagkatapos, kukuha si Eleazar ng dugo nito sa pamamagitan ng kanyang daliri at iwiwisik ito ng 7 beses sa harapan ng toldang tipanan. At habang nakatingin si Eleazar, susunugin ang buong baka, ang balat, ang laman, dugo at mga bituka nito.
Pagkatapos, kukuha si Eleazar ng isang putol ng punong sedro, isang sanga ng tanim na isopo, at pulang panali na ihahagis lahat sa sinusunog na baka. Pagkatapos, kailangang labhan ni Eleazar ang kanyang damit at maligo siya. At pagkatapos, makakapasok na siya sa kampo, pero ituturing siyang marumi hanggang hapon. Ang taong nagsunog ng baka ay kailangang maglaba rin ng kanyang damit at maligo, at ituturing din siyang marumi hanggang hapon. Ang taong itinuturing na malinis ang siyang kukuha ng abo ng baka, at ilalagay niya ito sa isang lugar na itinuturing na malinis sa labas ng kampo. Itatago ito pero gagamitin ng mamamayan ng Israel na panghalo sa tubig na gagamitin sa paglilinis. Ginagamit ang seremonyang ito para mawala ang kasalanan. Kailangang labhan ng taong kumuha ng abo ng baka ang kanyang damit, at ituturing din siyang marumi hanggang sa hapon. Ang tuntuning ito ay dapat tuparin ng mga Israelita at dayuhan na naninirahang kasama ninyo, magpakailanman. Ang sinumang hihipo sa bangkay ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Kailangang linisin niya ang kanyang sarili ng tubig na ginagamit sa paglilinis sa 3 at 7 araw. Pagkatapos, ituturing na siyang malinis. Pero kung hindi siya maglilinis sa 3 at 7 araw, hindi siya ituturing na malinis. Ang sinumang makakahipo sa bangkay na hindi naglinis ng kanyang sarili ay para na rin niyang dinungisan ang tolda ng Panginoon. Kailangang huwag na ninyong ituring na kababayan ang taong iyon. Dahil hindi siya nawisikan ng tubig na ginagamit sa paglilinis, marumi pa rin siya. Ito ang tuntunin kung may taong mamatay sa loob ng tolda. Ang sinumang pumasok sa tolda o kaya'y naroon na sa loob nang mamatay ang tao ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. At ituturing din na marumi ang anumang mga lalagyan sa tolda na walang takip. Ituturing din na marumi sa loob ng 7 araw ang sinumang nasa labas ng kampo na nakahipo ng bangkay, pinatay man ito o namatay sa natural na paraan. Ganoon din sa nakahipo sa buto ng tao o nakahawak ng libingan. Upang mawala ang pagiging marumi, ilagay sa lalagyan ang ibang mga abo ng baka na inihahandog para sa paglilinis, at pagkatapos dadagdagan ito ng tubig. Pagkatapos, kukuha ang taong itinuturing na malinis ng isang sanga ng tanim na isopo, at isasawsaw niya ito sa nasabing tubig, at iwiwisik sa tolda na may namatay at sa lahat ng kagamitan dito at sa mga tao na nasa tolda. Wiwisikan din ang taong nakahipo ng buto ng tao o ng libingan o ang sinumang pinatay o namatay sa natural na kamatayan. Sa 3 at 7 araw, wiwisikan ng malinis na tao ang maruming tao. At sa 7 araw, kailangang labhan ng taong nilinisan ang kanyang damit at maligo siya. At sa gabing iyo'y ituturing na siyang malinis. Pero kung ang taong marumi ay hindi maglilinis, huwag na siyang ituring na kababayan ninyo. Dahil para na rin niyang dinungisan ang tolda ng Panginoon. At dahil hindi siya nawisikan ng tubig na ginagamit sa paglilinis, marumi pa rin siya. Ang tuntuning ito ay dapat nilang sundin magpakailanman. Ang taong nagwisik ng tubig na ginagamit sa paglilinis ay kailangang maglaba ng kanyang damit. At ang sinumang humipo ng tubig na ginagamit sa paglilinis ay ituturing na marumi hanggang hapon. Ang sinuman o anuman na hahawak o hihipo sa maruming tao ay magiging marumi rin hanggang hapon. Ang tubig na lumabas sa bato. 20th chapter. Noong unang buwan, dumating ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagkampo sila sa Kadesh. Doon namatay si Miriam at inilibing. Walang tubig doon, kaya nagtipon na naman ang mga tao laban kina Moises at Aaron. Nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, "Mabuti pang namatay na lang kami kasama ng mga kababayan naming namatay noon sa presensya ng Panginoon. Bakit dinala mo kaming mga mamamayan ng Panginoon dito sa disyerto? Para ba mamatay kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto at dinala kami rito sa walang kwentang lugar na kahit trigo, igos, ubas o pomegranata ay wala at walang tubig na mainom?" Kaya iniwan ni Moises at Aaron ang mga mamamayan at nagpunta sila sa toldang tipanan at nagpatira pa sila para manalangin. Pagkatapos, nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises,
Kunin mo ang iyong baston at tipunin ninyo ni Aaron ang buong mamamayan. At habang nakatingin sila, utusan mo ang bato na maglabas ng tubig. At mula dito aagos ang tubig. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ninyo ng tubig ang mamamayan para makainom sila at ang kanilang mga hayop. Kaya kinuha ni Moises ang baston sa presensya ng Panginoon doon sa may toldang tipanan ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos, tinipon ni Aaron ang buong mamamayan sa harapan ng bato at sinabi ni Moises sa kanila, "Makinig kayong mga suwail! Dapat ba namin kayong bigyan ng tubig mula sa batong ito?" Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang baston. Pinalo ng 2 beses ang bato at bumulwak ang tubig mula rito. At uminom ang mamamayan at ang kanilang mga hayop. Pero sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita, hindi kayo ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayan ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila." Ang lugar na ito ay tinatawag na Meriba dahil nakipagtalo ang mga Israelita sa Panginoon sa lugar na ito at dito rin ipinakita ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Hindi pinayagan ng mga taga-Edom na dumaan ang mga Israelita. Habang naroon pa ang mga Israelita sa Kadesh, nagsugo si Moises ng mga mensahero sa hari ng Edom na nagsasabi, "Ito ang mensahe mula sa iyong kamag-anak, ang mamamayan ng Israel. Nalalaman mo ang lahat ng kahirapan na aming napagdaanan. Pumunta ang aming mga ninuno sa Ehipto at matagal silang nanirahan doon. Inapi kami at ang aming mga ninuno ng mga Ehipsyo. Pero humingi kami ng tulong sa Panginoon at pinakinggan niya kami at pinadalhan ng anghel na naglabas sa amin sa Ehipto. Ngayon naririto kami sa Kadesh, ang bayan sa tabi ng iyong teritoryo. Kung maaari, payagan mo kaming dumaan sa inyong lupain. Hindi kami dadaan sa inyong mga bukid o ubasan o iinom sa inyong mga balon. Dadaan lang kami sa inyong pangunahing daan at hindi kami dadaan sa ibang mga daan hanggang sa makalabas kami sa inyong teritoryo." Pero ito ang sagot ng hari ng Edom, "Huwag kayong dadaan dito sa amin. Kung dadaan kayo, sasalakayin namin kayo at papatayin." Sumagot ang mga Israelita, "Dadaan lang kami sa pangunahing daan, at kung makakainom kami at ang aming mga hayop ng inyong tubig, babayaran namin ito. Dadaan lang kami sa inyo." Sumagot muli ang hari ng Edom, "Hindi kayo maaaring dumaan dito." Pagkatapos, tinipon ng hari ng Edom ang kanyang malalakas na sundalo para makipaglaban sa mga Israelita. Dahil ayaw magpadaan ng mga taga-Edom sa kanilang teritoryo, humanap na lang ang mga Israelita ng ibang madaraanan. Namatay si Aaron. Umalis ang buong mamamayan ng Israel sa Kadesh at pumunta sa bundok ng Hor. Doon sa bundok ng Hor, malapit sa hangganan ng Edom, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Dumating na ang panahon, Aaron, na isasama ka na sa piling ng mga yumaumong ninuno. Hindi ka makakapasok sa lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Dahil sumuway kayong 2 ni Moises sa aking utos doon sa bukal ng Meriba. Ngayon, Moises, dalhin mo si Aaron at ang anak niyang si Eleazar sa bundok ng Hor. Pagkatapos, hubaran mo si Aaron ng kanyang damit pampari at ipasuot ito sa anak niyang si Eleazar. Dahil mamamatay si Aaron doon sa bundok at isasama na sa piling ng mga yumaon niyang ninuno." Sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Umakyat sila sa bundok ng Hor habang nakatingin ang buong mamamayan. Pagkatapos, hinubad ni Moises ang damit pampari ni Aaron at ipinasuot niya ito kay Eleazar. At namatay si Aaron doon sa itaas ng bundok. Pagkatapos, bumaba sila Moises at Eleazar mula sa bundok. Nang malaman ng buong mamamayan na patay na si Aaron, nagluksa sila para sa kanya sa loob ng 30 araw. Natalo ang mga Kananeo. 21 kabanata. Nang mabalitaan ng Kananeyong hari ng Arad na naninirahan sa Negev, napaparating ang mga Israelita na dumadaan sa Atarim. Sinalakay niya sila at binihag ang iba sa kanila. Pagkatapos, sumumpa ang mga Israelita sa Panginoon, "Kung ibibigay niyo po ang mga taong ito sa aming mga kamay, wawasakin namin ng lubusan ang kanilang mga bayan bilang handog sa inyo." Pinakinggan ng Panginoon ang pakiusap ng mga Israelita.
at ibinigay niya sa kanila ang mga Kananeo. Lubusan silang nilipol ng mga Israelita, pati ang kanilang bayan, bilang handog sa Panginoon, kaya tinawag itong lugar ng Horma. Ang Tansong Ahas. Mula sa bundok ng Hor, naglakbay ang mga Israelita na dumaan sa daan na papunta sa dagat na pula para makaikot sila sa lupain ng Edom. Pero nagsawa ang mga tao sa kanilang paglalakbay, kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Sinabi nila, "Bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto para mamatay lang dito sa disyerto? Walang pagkain at tubig dito, at hindi na kami makakatiis sa nakakasawang mana na ito." Kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga makamandag na ahas at pinagkakagat sila. At marami ang nangamatay sa kanila. Pumunta ang mga tao kay Moises at sinabi, "Nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito." Kaya ipinanalangin ni Moises ang mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Ang sino mang nakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay." Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. At ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. Ang paglalakbay papunta sa Moab. Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa Obot. Mula sa Obot, naglakbay uli sila at nagkampo sa Iye-Abarim, sa disyerto na nasa bandang silangan ng Moab. Mula roon naglakbay sila at nagkampo sa lambak ng Zered. At mula sa Zered, naglakbay na naman sila at nagkampo sa kabila ng lambak ng Arnon na nasa ilang na malapit sa teritoryo ng mga Amoreyo. Ang Arnon ang hangganan sa gitna ng lupain ng mga Moabita at lupain ng mga Amoreyo. Iyan ang dahilan kung bakit nakasulat sa aklat ng pakikipaglaban ng Panginoon ang bayan ng Waheb na sakop ng Sufa, ang mga lambak ng Arnon, pati ang gilid ng mga lambak na umaabot sa bayan ng Ar na nasa hangganan ng Moab. Mula roon sa Arnon, nagpatuloy ang mga Israelita sa Be'er, ang balon na kung saan sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tipunin ninyo ang mga tao at bibigyan ko sila ng tubig." At doon umawit ang mga Israelita ng awit na ito. "Patuloy na magbibigay ng tubig ang balong ito. Aawit tayo tungkol sa balong ito na ipinahukay ng mga pinuno at mararangal na tao sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan." Mula sa disyerto nagpunta sila sa Matana. Mula sa Matana nagpunta sila sa Nahaliel. Mula sa Nahaliel nagpunta sila sa Bamot. At mula sa Bamot nagpunta sila sa lambak ng Moab na kung saan makikita ang disyerto sa baba ng tuktok ng Pisga. Natalo si Haring Sihon at Haring Og. Ngayon, nagsugo ng mga mensahero ang Israel kay Sihon, na hari ng mga Amoreyo. Ganito ang kanilang mensahe, "Kung maaari ay payagan niyo kaming dumaan sa inyong lupain. Hindi kami dadaan sa inyong mga bukid o ubasan, o iinom sa inyong mga balon. Dadaan lang kami sa inyong pangunahing daan hanggang sa makalabas kami sa inyong teritoryo." Pero hindi pumayag si Sihon na dumaan ang mga Israelita sa kanyang teritoryo. Sa halip tinipon niya ang kanyang mga sundalo at nagpunta sila sa disyerto para salakayin ang mga Israelita. Pagdating nila sa Jahaz, nakipaglaban sila sa mga Israelita pero pinagpapatay sila ng mga Israelita at inagaw nila ang kanilang lupain mula sa Arnon papunta sa ilog ng Jabok. Pero hanggang sa hangganan lang sila ng lupain ng mga Amonita dahil ang kanilang hangganan ay napapadiran. Kaya naagaw ng mga Israelita ang lahat ng lungsod ng mga Amoreyo at tinirhan nila ito, pati ang Heshbon at ang lahat ng baryo na sakop nito. Ang Heshbon ang kabisera ng lungsod ni Sihon na hari ng mga Amoreyo. Natalo niya noon ang isang hari ng Moab at inagaw niya ang lahat ng lupain nito hanggang sa Arnon. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga Makata na, "Pumunta kayo sa Heshbon, ang lungsod ni Sihon, at muli niyo itong ipatayo." Noon sumasalakay ang mga sundalo ng Heshbon, katulad ng naglalagablab na apoy, at lumamon sa bayan ng Ar na sakop ng Moab, at sumira sa mataas na lugar ng Arnon. "Nakakaawa kayong mga taga Moab, bumagsak kayong mga sumasamba sa Diyos na si Chemosh. Kayo na mga anak niya ay pinabayaan niyang mabihag ni Sihon na hari ng Amoreyo. Pero ngayon bagsak na ang mga Amoreyo. Nagiba ang lungsod ng Heshbon, pati ang Dibon, Nofa, at Medeba.
Kaya nanirahan ang mga Israelita sa lupain ng mga Amoreyo. Pagkatapos, nagpadala si Moises ng mga espiya sa Jazer at inagaw din nila ito, pati ang mga baryo na sakop nito. Pinaalis nila ang mga Amoreyo na naninirahan doon. Pagkatapos, nagpunta naman sila sa Bashan. Pero sinalakay sila ni Haring Og ng Bashan at ng kanyang buong sundalo roon sa Edrei. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Huwag kang matakot sa kanya, dahil siguradong ibibigay ko siya sa iyo at ang kanyang mga sundalo sa inyo, pati ang kanyang lupain. Gagawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na naghari sa Heshbon." Kaya pinagpapatay ng mga Israelita si Og, pati ang mga anak niya at ang lahat niyang mamamayan. Kaya walang natira sa kanila. At tinangkin ng mga Israelita ang lupaing sakop ni Og. Ipinatawag ni Haring Balak si Balaam. Ika-22 kabanata. Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita hanggang sa nakarating sila sa kapatagan ng Moab at nagkampo sila sa silangan ng ilog ng Jordan sa harapan ng Jericho. Alam ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreyo at natakot siya at ang mga Moabita dahil sa dami ng mga Israelita. Sinabi ng mga Moabita sa mga tagapamahala ng Midian, "Uubusin talaga tayo ng mga taong ito, tulad ng baka na nanginginain ng mga damo." Kaya si Balak na anak ni Zippor, na siyang hari ng Moab ng mga panahong iyon, ay nagsugo ng mga mensahero para ipatawag si Balaam na anak ni Beor na naninirahan sa Petor. Sa Petor, malapit sa ilog ng Euphrates, ipinanganak si Balaam. Ito ang mensahe ni Balak. "May mga taong nanggaling sa Ehipto at masyado silang marami at naninirahan sila malapit sa amin. Kaya pumunta ka rito at sumpain ang mga taong ito dahil mas makapangyarihan sila kaysa sa amin. At baka sakaling matalo ko sila at maitaboy palayo sa aking lupain. Dahil nalalaman ko na ang sinumang isinusumpa mo ay nasusumpa." Kaya naglakbay ang mga tagapamahala ng Moab at Midian na dala ang bayad para kay Balaam. Sinabi nila sa kanya ang sinabi ni Balak, at sinabi ni Balaam sa kanila, "Dito na lang kayo matulog ngayong gabi, at sasabihin ko sa inyo bukas kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin." Kaya roon natulog ang mga pinuno ng Moab. Nagtanong ang Diyos kay Balaam, "Sino ang mga taong ito na kasama mo?" Sumagot si Balaam sa Diyos, "Sila po ang mga mensaherong isinugo ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor. Ganito ang kanyang mensahe, 'May mga taong nanggaling sa Ehipto at masyado silang marami. Kaya pumunta ka rito at sumpain ang mga taong ito para sa akin dahil baka matalo ko sila at maitaboy palayo.'" Pero sinabi ng Diyos kay Balaam, "Huwag kang sasama sa kanila at huwag mong isusumpa ang mga taong sinasabi nila dahil pinagpala ko ang mga iyon." Pagising ni Balaam kinaumagahan, sinabihan niya ang mga pinuno ni Balak, "Umuwi na lang kayo sa inyong bansa, dahil hindi pumayag ang Panginoon na sumama ako sa inyo." Kaya umuwi ang mga pinuno ng Moab at pumunta kay Balak at sinabi, "Ayaw sumama ni Balaam sa amin." Kaya muling nagpadala si Balak ng mga pinuno na mas marami at mas marangal pa sa nauna. Pumunta sila kay Balaam at sinabi, "Ito ang ipinapasabi ni Balak na anak ni Zippor, 'Huwag mong payagan na may humadlang sa pagpunta mo rito. Babayaran kitang mabuti at gagawin ko ang anumang gustuhin mo. Sige na, pumunta ka na rito at sumpain ang mga taong ito para sa akin.'" Pero sumagot si Balaam sa kanila, "Kahit na ibigay pa ni Balak sa akin ang palasyo niyang puno ng pilak at ginto, hindi ko magagawang suwayin ang utos ng Panginoon na aking Diyos, kahit na sa malaki o maliit lang na bagay. Pero rito na lang muna kayo matulog ngayong gabi, katulad ng ginawa ng iba ninyong mga kasama, dahil baka may iba pang sabihin ng Panginoon sa akin." Noong gabing iyon, sinabi ng Diyos kay Balaam, "Pumunta rito ang mga taong ito para tawagin ka. Sumama ka na lang sa kanila, pero ang mga sasabihin ko lang sa iyo, ang gawin mo." Ang asno ni Balaam. Kaya kinaumagahan, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ng Moab kasama ang kanyang dalawang katulong. Pero habang naglalakbay si Balaam, nagalit ang Panginoon. Kaya hinarang siya ng anghel ng Panginoon sa daan.
Pagkakita ng asno na nakatayo ang anghel ng Panginoon sa daan na may hawak na espada, lumihis ng daan ang asno at nagpunta sa bukid. Kaya pinalo ito ni Balaam at pinabalik sa daan. Pagkatapos, tumayo ang anghel ng Panginoon sa makitid na daan, sa gitna ng dalawang pader ng mga ubasan. Pagkakita ng asno sa anghel ng Panginoon, sumiksik siya sa pader, at naipit ang paa ni Balaam sa pader, kaya pinalo na naman ito ni Balaam. Pagkatapos, lumakad sa unahan ang anghel ng Panginoon at tumayo sa mas makitid na daan na hindi na talaga makakadaan kahit sa magkabilang gilid. Pagkakita ng asno sa anghel ng Panginoon, tumumba na lang ito at nagalit si Balaam at pinalo na naman niya ito ng kanyang baston. Pagkatapos, pinagsalita ng Panginoon ang asno at sinabi niya kay Balaam, "Ano ba ang nagawa ko sa iyo para paluin mo ako ng 3 beses? Sumagot si Balaam sa asno, "Ginawa mo akong parang loko-loko. Kung may espada lang ako, papatayin kita ngayon din." Sinabi ng asno kay Balaam, "Hindi ba't ako ang asnong palagi mong sinasakyan? Umasal ba ako dati ng gaya nito?" Sumagot si Balaam, "Hindi." Pagkatapos ipinakita ng Panginoon kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan na may hawak na espada. Kaya nagpatira pa si Balaam. Nagtanong sa kanya ang anghel ng Panginoon, "Bakit mo ba pinalo ang asno mo ng 3 beses? Nandito ako para harangan ka, dahil masama sa aking paningin ang inasal mo. Nakita ako ng iyong asno, at umiwas siya sa akin ng 3 beses. Kung hindi siya umiwas sa akin, pinatay na sana kita, at pinabayaang mabuhay ang iyong asno." Sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, "Nagkasala po ako. Hindi ko alam na nakatayo pala kayo riyan sa daan para humarang sa akin. Kung masama para sa inyong magpatuloy ako, uuwi na lang po ako." Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, "Sasama ka sa mga taong iyon, pero sabihin mo lang sa kanila ang mga sasabihin ko sa iyo." Kaya sumama si Balaam sa mga pinuno ni Balak. Nang malaman ni Balak na paparating si Balaam, sumalubong siya roon sa isang bayan ng Moab malapit sa Arnon, sa hangganan ng kanyang teritoryo. Sinabi ni Balak kay Balaam, "Hindi ba't dali-dali kitang ipinatawag? Bakit hindi ka kaagad nagpunta? Iniisip mo ba na hindi kita babayaran?" Sumagot si Balaam, "Nandito na ako, pero sasabihin ko lang sa iyo kung ano ang ipinapasabi ng Diyos sa akin." Pagkatapos sumama si Balaam kay Balak sa Kiriat Huzot at naghandog doon si Balak ng baka at tupa. Ibinigay niya ang ibang mga karne kay Balaam at sa mga pinuno na kasama niya. Kinaumagahan, dinala ni Balak si Balaam sa Bamot Baal at doon nakita niya sa ibaba ang buong mamamayan ng Israel. Ang unang mensahe ni Balaam, 23. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Pagawan mo ako rito ng 7 altar. At ipaghanda mo ako ng 7 toro at 7 matandang lalaking tupa." Sinunod ni Balak ang sinabi ni Balaam, at silang dalawa ang naghandog ng toro at ng lalaking tupa sa bawat altar. Pagkatapos sinabi ni Balaam kay Balak, "Dito ka lang sa tabi ng iyong handog, dahil aalis ako. Baka makipagkita ang Panginoon sa akin. Sasabihin ko na lang sa iyo kung ano ang sasabihin niya sa akin." Kaya umakyat siya sa itaas ng burol. Nakipagkita ang Panginoon sa kanya at sinabi ni Balaam, "Nagpagawa po ako ng 7 altar, at sa bawat altar ay naghandog ako ng 1 batang toro at tupa." Binigyan ng Panginoon si Balaam ng mensahe at sinabi, "Bumalik ka kay Balak at sabihin sa kanya ang mensaheng ito." Kaya bumalik si Balaam at nakita niya si Balak na nakatayo sa tabi ng kanyang mga handog kasama ng lahat ng pinuno ng Moab. Pagkatapos sinabi ni Balaam, "Ipinatawag mo ako, Haring Balak ng Moab, mula sa Aram, sa kabundukan sa silangan. Sinabi mo sa akin, 'Dali, sumpain mo ang mga lahi ni Jacob para sa akin. Sumpain sila ng mga mamamayan ng Israel.' Paano ko susumpain ang mga taong hindi isinusumpa ng Diyos? Paano ko susumpain ang mga taong hindi isinusumpa ng Panginoon? Mula sa itaas ng bundok, nakita ko sila. Nabubuhay sila ng sila lang, na nakabukod sa ibang mga bansa. Sino ba ang may kayang bumilang sa kanilang dami, na tulad ng buhangin sa tabing dagat? Mamatay sana ako na tulad ng matuwid na mga mamamayan ng Diyos." Sinabi ni Balak kay Balaam, "Ano itong ginawa mo sa akin?
dinala kita rito para sumpain ang aking mga kaaway. Pero ang ginawa mo, binasbasan mo pa sila. Sumagot si Balaam, kailangang sabihin ko ang sinabi ng Panginoon sa akin. Ang ikalawang mensahe ni Balaam. Pagkatapos sinabi ni Balak sa kanya, sumama ka sa akin sa isa pang lugar na kung saan makikita mo ang iba pang mga mamamayan ng Israel, pero hindi ang lahat, at doon sumpain mo sila. Kaya dinala ni Balak si Balaam sa isang bukid sa Zophim, sa ibabaw ng bundok ng Pisga, at doon nagpatayo sila ng 7 altar, at naghandog ng 7 baka at 7 lalaking tupa, isa sa bawat altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, dito ka lang sa tabi ng iyong handog, habang nakikipagkita ako sa Panginoon diyan sa unahan. Nakipagkita ang Panginoon kay Balaam, at binigyan niya siya ng mensahe. At sinabi niya, bumalik ka kay Balak, at sabihin mo sa kanya ang mensaheng ito. Kaya nagbalik si Balaam kay Balak, at nakita niya siya na nakatayo sa tabi ng kanyang handog, kasama ng mga pinuno ng Moab. Nagtanong si Balak kay Balaam, ano ang sinabi ng Panginoon sa iyo? Sinabi ni Balaam, dali Balak na anak ni Zippor, at pakinggan mo ako. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Inutusan niya akong magbasbas, at kapag nabasbasan na niya, hindi ko na ito mababawi pa. Wala akong nakitang kapahamakan o kaguluhan na dadating sa Israel. Kasama nila ang Panginoon na kanilang Diyos. Kinikilala nila siya na kanilang hari. Inilabas sila ng Diyos sa Ehipto. Tulad siya ng isang malakas na toro para sa kanila. Walang manghuhula o mangkukulam na makakasakit sa kanila. Kaya sasabihin ng mga tao tungkol sa Israel, tunay na kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos sa Israel. Tulad ng isang leyong handang sumalakay ang mamamayan ito at hindi nagpapahinga hanggang sa malamon niya ang kanyang biktima at mainom ang dugo nito. Pagkatapos sinabi ni Balak kay Balaam, kung hindi mo sila susumpain, huwag mo silang pagpapalain. Sumagot si Balaam, hindi ba't sinabihan na kita na kailangang gawin ko kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin? Ang ikatlong mensahe ni Balaam. Muling sinabi ni Balak kay Balaam, halika dadalhin kita sa ibang lugar. Baka roon pumayag na ang Diyos na sumpain mo ang Israel para sa akin. Kaya dinala ni Balak si Balaam sa ibabaw ng bundok ng Peor, kung saan nakikita ang disyerto sa ibaba. Sinabi ni Balaam, pagawan mo ako rito ng 7 altar, at maghanda ka ng 7 toro at 7 lalaking tupa para sa akin. Kaya ginawa ni Balak ang sinabi ni Balaam, at naghandog siya ng 1 baka at 1 tupa sa bawat altar. Ika-24 na kabanata. Samantala, nang mapag-isip-isip ni Balaam na gusto ng Panginoon na pagpalain ang Israel, hindi na siya ng kulam katulad ng ginawa niya noong una. Sa halip, humarap siya sa disyerto at nakita niya ang mga Israelita na nagkakampo ayon sa kani-kanilang lahi. Pagkatapos, pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at sinabi niya, ako si Balaam na anak ni Beor at may malinaw akong pangunawa. Narinig ko ang salita ng Diyos at nakakita ako ng isang pangitain na mula sa makapangyarihang Diyos. Nagpatira pa ako at nagpahayag siya sa akin. Ito ang aking mensahe. Anong ganda ng mga toldang tinitirhan ng mga mamamayan ng Israel na mga lahi ni Jacob. Katulad ito ng mga nakalinyang palma o ng mga tanim sa tabi ng ilog. Katulad din ito ng puno ng aloe na itinanim ng Panginoon o ng mga puno ng sedro sa tabi ng tubig. Umaapaw ang mga tubig sa kanilang mga lalagyan at nagtatanim sila ng buto sa mga lupang sagana sa tubig. Ang kanilang hari ay magiging mas makapangyarihan kaysa kay Agag na hari ng Amalekita. At ang kanilang kaharian ay magiging tanyag. Inilabas sila ng Diyos sa Ehipto para sa kanila katulad siya ng isang malakas na toro. Lulupigin nila ang kanilang mga kaaway, tutuhugin sa tulis ng pana, at dudurugin ang kanilang mga buto. Katulad sila ng mga leon na kapag nakatulog na ay wala nang mangangahas pang gumising sa kanila. Pagpapalain ang mga nagpapala sa kanila at susumpain ang mga sumusumpa sa kanila. Dahil dito, matindi ang galit ni Balak kay Balaam. Isinuntok niya ang kanyang kamao sa kanyang palad at sinabi,
Ipinatawag kita para sumpain ang aking mga kaaway. Pero binasbasan mo pa sila ng 3 beses. Umuwi ka na lang. Nangako ako sa iyong babayaran kita ng malaking halaga. Pero hindi pumayag ang Panginoon na matanggap mo ang bayan. Sumagot si Balaam kay Balak, "Hindi ba't sinabihan ko ang iyong mga mensahero na kahit ibigay mo pa sa akin ang iyong palasyong puno ng pilak at ginto, hindi ako makakagawa ng sarili kong kagustuhan, masama man ito o mabuti. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa akin, iyon lang ang aking sasabihin. Uuwi ako ngayon din sa aking mga kababayan. Pero bago ako umalis, paaalalahanan muna kita kung ano ang gagawin ng mga Israelitang ito sa iyong mga mamamayan balang araw." Ang 4 na mensahe ni Balaam. Pagkatapos sinabi ni Balaam ang mensaheng ito, "Ako si Balaam na anak ni Beor, at may malinaw akong pangunawa. Narinig ko ang salita ng kataas-taasang Diyos, at nakakita ako ng pangitain mula sa makapangyarihang Diyos. Nagpatira pa ako sa Kanya, at nagpahayag Siya sa akin. Ito ang aking mensahe. May nakita ako sa aking pangitain na hindi pa nangyayari. Sa hinaharap, mamamahala ang isang hari sa Israel mula sa lahi ni Jacob. Ibabagsak niya ang mga Moabita at ang lahat ng lahi ni Seth. Sasakupin niya ang Edom na kanyang kaaway na tinatawag din na Seir. Habang tumatatag ang Israel, mamumuno ang isang pinuno sa Israel at ibabagsak niya ang mga natirang buhay sa lungsod ng Moab." Ang huling mensahe ni Balaam. Pagkatapos nakita ni Balaam sa kanyang pangitain ang mga Amalekita, at sinabi niya, "Ang Amalek noon ang nangunguna sa mga bansa, pero sa huli, babagsak ito." Pagkatapos nakita na naman ni Balaam sa kanyang pangitain ang mga Keneyo, at sinabi niya, "Matatag ang inyong tinitirhan dahil nakapatong ito sa mga bato, pero babagsak kayo kapag binihag kayo ng Assyria." At sinabi pa ni Balaam ang mensaheng ito, "Kahabag-habag, sino ba ang mabubuhay kung gagawin ito ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim at sasakupin nila ang mga mamamayan ng Assyria at ng Eber, pero babagsak din ang Kitim." Pagkatapos, umuwi si Balaam at ganoon din si Balak. Sumamba ang mga Israelita kay Baal. 25 kabanata. Habang nagkakampo ang mga Israelita sa Shittim, nakipagtalik ang mga lalaki sa mga babaeng Moabita. Hinikayat sila ng mga babaeng ito sa paghahandog sa mga diyos-diyosan, at kumain sila ng mga handog na ito at sumamba sa mga diyos-diyosan ng Peor. Kaya nahikayat ang mga Israelita sa pagsamba kay Baal ng Peor. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Kunin mo ang lahat ng pinuno ng mga taong ito at patayin sila sa aking presensya habang nakatingin ang mga tao, para mawala na ang matindi kong galit sa Israel." Kaya sinabi ni Moises sa mga hukom ng Israel, "Kailangang patayin ninyo ang mga taong sumamba kay Baal ng Peor." Ngayon, may isang Israelitang nagdala ng isang Midianitang babae sa kanyang pamilya. Nakita ito ni Moises at ng buong kapulungan ng Israel habang nagluluksa sila roon sa pintuan ng toldang tipanan. Pagkakita rito ni Finehas, na anak ni Eleazar at apo ng paring si Aaron, umalis siya sa kapulungan at kumuha ng sibat. Sinundan niya ang tao sa loob ng tolda at sinibat niya ang dalawa. Pagkatapos huminto ang salot sa Israel, pero 24,000 ang namatay dahil sa salot. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Inalis ni Finehas na anak ni Eleazar at apo ni paring si Aaron ang aking galit sa mga Israelita. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ipinakita niya ang kanyang kagustuhan na protektahan ang aking karangalan sa gitna nila. Kaya hindi ko sila nilipol. Kaya sabihin mo sa kanya na gagawa ako ng kasunduan sa kanya, na pagpapalain ko siya. At sa kasunduan ito, siya at ang kanyang mga angkan ang magiging mga pari magpakailanman. Dahil ipinakita niya ang aking galit at tinubos niya ang mga Israelita sa kanilang mga kasalanan." Ang Israelitang namatay kasama ng babaeng Midianita ay si Zimri, na anak ni Salu, na pinuno ng isang pamilya na lahi ni Simeon. At ang Midianitang babae ay si Cosbi, na anak ni Zur. Si Zur ay isang pinuno ng isang pamilyang Midianita.
Sinabi ng Panginoon kay Moises, ituring ninyong kaaway ang mga Midianita at patayin ninyo sila dahil itinuring din nila kayong kaaway sa pamamagitan ng panlilinlang sa inyo roon sa Peor at dahil din kay Cosby na anak ng isang pinunong Midianita. Pinatay ang babaeng ito noong dumating ang salot sa Peor. Ang ikalawang census. Ikadalawamput-anim na kabanata. Pagkatapos ng salot, sinabi ng Panginoon kina Moises at Eleazar na anak ng paring si Aaron, isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel ayon sa kanilang pamilya. Lahat ng may edad na 20 taon pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo ng Israel. Kaya nakipag-usap sina Moises at Eleazar na pari sa mga Israelita roon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, malapit sa Jericho. Sinabi niya sa kanila, isensus ninyo ang mga taong may edad na 20 taon pataas ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang mga Israelitang lumabas sa Ehipto. Ang mga lahi ni Reuben na panganay na anak ni Jacob ay ang mga pamilya ni Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Reuben. 43,730 silang lahat. Ang anak ni Palu ay si Eliab, at ang mga anak ni Eliab ay sina Nemuel, Datan at Abiram. Itong sina Datan at Abiram ay ang mga pinuno ng kapulungan na sumama kay Korah sa pagre-rebelde sa Panginoon sa pamamagitan ng paglaban kina Moises at Aaron. Pero nilamon sila ng lupa kasama ni Korah at nasunog ng apoy ang kanyang 250 tagasunod. At naging babala sa mga Israelita ang pangyayaring ito. Pero hindi namatay ang mga anak ni Korah. Ang mga lahi ni Simeon ay ang mga pamilya ni Nemuel, Jamin, Jakin, Zera at Shaul. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Simeon. 22,200 silang lahat. Ang mga lahi ni Gad ay ang mga pamilya ni Sefon, Hagi, Shuni, Ozni, Eri, Arod at Areli. Sila ang mga pamilya na nanggaling kay Gad. 40,500 silang lahat. May 2 na lalaki si Huda na sina Er at Onan na namatay sa lupain ng Kanaan. Pero may mga lahi rin naman si Huda na siyang pamilya ni Shela, Perez at Zera. Ang mga angkan ni Perez ay ang pamilya ni Hezron at Hamun. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Huda. 76,500 silang lahat. Ang mga lahi ni Isakar ay ang mga pamilya ni Tola, Puwa, Jashub at Shimron. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Isakar. 64,300 silang lahat. Ang mga lahi ni Zebulun ay ang mga pamilya ni Sered, Elon at Jalil. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Zebulun. 60,500 silang lahat. Ang mga lahi ni Jose ay nanggaling sa 2 na sina Manase at Ephraim. Ang mga lahi ni Manase ay ang mga pamilya ni Makir at ang anak nitong si Gilead. Ang mga angkan ni Gilead ay ang mga pamilya ni Iyazer, Helek, Azriel, Shechem, Shemida at Hefer. Ang anak ni Hefer na si Zelo Fehad ay walang anak na lalaki. Pero may mga anak siyang babae na sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Manase. 52,700 silang lahat. Ang mga lahi naman ni Ephraim ay ang mga pamilya ni Shutela, Beker, Tahan. Ang mga angkan ni Shutela ay ang mga pamilya ni Eran. Sila ang mga pamilya na nanggaling kay Ephraim. 32,500 silang lahat. Ito ang mga pamilyang nanggaling kina Manase at Ephraim na mga lahi ni Jose. Ang mga lahi ni Benjamin ay ang sambahayan ni Bela, Ashbel, Ahiram, Shufam at Hufam. Ang mga angkan ni Bela ay ang mga pamilya ni Ard at Naaman. Sila ang mga pamilya na nanggaling kay Benjamin. 45,600 silang lahat. Ang mga lahi ni Dan ay ang mga pamilya ni Shuham. Shuhamita ang lahat ng lahi ni Dan. At 64,400 silang lahat. Ang mga lahi ni Asher ay ang mga pamilya ni Imna, Ishvi at Beria. Ang mga angkan ni Beria ay ang mga pamilya ni Heber at ni Malkiel. May anak na babae si Asher na si Sera. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Asher. 53,400 silang lahat.
Ang mga lahi ni Naphtali ay ang mga pamilya ni Jahzeel, Guni, Jezer, at Shilem. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Naphtali. 45,400 silang lahat. Kaya ang kabuuang bilang ng mga lalaking Israelitang na census ay 601,730. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Hati-hatiin mo sa kanila ang lupa bilang mana nila, ayon sa dami ng bawat lahi. Ang malaking lahi, bigyan ng mas malaki, at ang maliit na lahi, bigyan ng maliit. Ang lupain ay kailangang hatiin sa pamamagitan ng palabunutan, para malaman kung aling bahagi ang makukuha ng malaki at maliit na angkan, ayon sa census." Ang mga Levita ay ang mga pamilya ni Gershon, Kohat at Merari. At sa kanila nanggaling ang mga pamilya ni Libni, Hebron, Mali, Mushi at Kora. Si Kohat ang panganay ni Amram. At ang asawa ni Amram ay si Joshebed, na mula naman sa pamilya ng mga Levita. Ipinanganak si Joshebed sa Ehipto. Sina Amram at Joshebed ang mga magulang ni Aaron, Moises at Miriam. Si Aaron ang ama ni Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Pero namatay si Nadab at Abihu nang gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin sa kanilang paghahandog sa Panginoon. Ang bilang ng mga lalaking Levita na may edad na 1 buwan pataas ay 23,000. Hindi sila ibinilang sa kabuuang bilang ng mga Israelita dahil wala silang tinanggap sa lupaing minana ng mga Israelita. Ito ang lahat ng mga Israelitang sinensus ni Moises at ng paring si Eleazar doon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho. Wala ni isang natira sa mga kasama sa naunang sensus na ginawa ni na Moises at Aaron sa ilang ng Sinai, sapagkat sinabi noon ng Panginoon sa kanila na tiyak na mamamatay sila roon sa ilang, at walang makakaligtas sa kanila maliban lang kina Caleb na anak ni Jephune at Josue na anak ni Nun. Ang mga anak na babae ni Zelofehad. 27 kabanata. Si Zelofehad ay may mga anak na babae na sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Si Zelofehad ay anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manase. Si Manase ay anak ni Jose. Ngayon, nagpunta ang mga babaeng ito sa pintuan ng toldang tipanan at tumayo sa harapan ni na Moises, Eleazar, ng mga pinuno at ng buong kapulungan ng Israel. Sinabi ng mga babae, "Namatay ang aming ama roon sa ilang na walang anak na lalaki. Pero namatay siya, hindi dahil sa tagasunod siya ni Kora na nagrebelde sa Panginoon, kundi dahil sa sarili niyang kasalanan. Dahil lang po ba sa walang anak na lalaki ang aming ama, mawawala na ang kanyang pangalan sa sambahayan ng Israel? Bigyan din ninyo kami ng lupa, tulad ng natanggap ng aming mga kamag-anak." Kaya sinabi ni Moises sa Panginoon ang kanilang hinihingi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tama ang sinabi ng mga anak na babae ni Zelofehad. Kailangang bigyan mo sila ng lupa, kasama ng mga kamag-anak ng kanilang ama. Ibigay sa kanila ang lupa na dapat sana ay sa kanilang ama. At sabihin mo sa mga Israelita na kung mamatay ang isang tao na hindi nagkaanak ng lalaki, kailangang ibigay sa kanyang anak na babae ang kanyang lupa. At kung wala siyang anak na babae, ibigay sa kanyang kapatid na lalaki. At kung wala siyang kapatid na lalaki, ibigay ang kanyang lupa sa kapatid na lalaki ng kanyang ama. Kung walang kapatid na lalaki ang kanyang ama, ibigay ang kanyang lupa sa pinakamalapit niyang kamag-anak. At ang kanyang kamag-anak ang magmamana ng lupa. Ito'y susundin ng mga Israelita bilang isang legal na kautusang dapat sundin, ayon sa iniutos ko sa iyo, Moises." Pinili si Josue bilang kapalit ni Moises. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umakyat ka sa kabundukan ng Abarim at tingnan mo roon ang lupaing ibinigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos mong makita ito, sasama ka na sa piling ng mga yumao mong ninuno, tulad ng kapatid mong si Aaron. Dahil noong nagrebelde ang mga Israelita sa akin doon sa bukal ng ilang ng Zin, sinuway ninyo ni Aaron ang aking utos na ipakita ang aking kabanalan sa mga mamamayan. Ang bukal na ito ay ang Meriba, na nasa Kadesh sa ilang ng Zin." Sinabi ni Moises sa Panginoon, "O Panginoon, Diyos na pinanggagalingan ang buhay ng lahat ng tao,
Pumili po sana kayo ng isang tao na mamumuno sa mga mamamayan ito at mangunguna sa kanila sa labanan, upang ang inyong mga mamamayan ay hindi maging tulad ng mga tupang walang tagapagbantay. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag si Josue na anak ni Nun, na puspos ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanyang ulo. Patayuin siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong kapulungan, at ipaalam mo sa kanila na pinili mo siya para pumalit sa iyo. Ibigay mo sa kanya ang iba mong kapangyarihan upang sundin siya ng buong mamamayan ng Israel. Kay Eleazar niya malalaman ang aking pasya sa pamamagitan ng paggamit ni Eleazar ng Urim sa aking presensya. Sa pamamagitan nito, masusubaybayan ni Eleazar si Josue at ang lahat ng mga Israelita sa kanilang gagawin. Kaya ginawa ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Ipinatawag niya si Josue at pinatayo sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong kapulungan. At ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon, ipinatong niya ang kanyang kamay kay Josue at ipinahayag na si Josue ang papalit sa kanya. Ang pang-araw-araw na mga handog. Ika-28 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kailangan silang maghandog sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy sa nakatakdang panahon. Ang mga handog na ito ay ang pagkain ko, at ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa akin. Kaya sabihin mo ito sa mga Israelita, ito ang mga handog sa pamamagitan ng apoy na inyong iaalay sa Panginoon araw-araw. 2 tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan. Ang 1 handog ay sa umaga at 1 sa hapon, kasama ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon na 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw na handog na inyong susunugin na iniutos noon ng Panginoon sa inyo sa bundok ng Sinai. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang handog na inumin na isasama sa bawat tupa ay 1 litrong alak, at ibubuhos ito sa banal na lugar para sa Panginoon. Ito rin ang gagawin ninyo sa 2 tupa na ihahandog ninyo sa hapon. Samahan din ninyo ito ng 1 handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang mga handog sa araw ng pamamahinga. Sa araw ng pamamahinga, maghandog kayo ng 2 tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan, kasama ang handog na inumin, at ang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon na 4 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis. Ito ang handog na sinusunog tuwing araw ng pamamahinga, bukod pa sa pang-araw-araw na handog, kasama ang handog na inumin. Ang buwan ng handog. Sa bawat unang araw ng buwan, maghahandog kayo ng handog na sinusunog sa Panginoon. Ang inyong handog ay 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang lalaking tupa na 1 taong gulang. Kailangan na walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Ang bawat toro ay sasamahan ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon ng 6 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis. Bawat 1 lalaking tupa ay sasamahan din ng handog na may 4 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang pagpaparangal sa Panginoon. At ang batang lalaking tupa ay sasamahan ng handog na 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ito'y mga handog na sinusunog. Ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Ang bawat toro ay sasamahan ng handog na inumin na 2 litrong katas ng ubas. At ang bawat batang tupa ay sasamahan ng 1 litrong alak. Ito ang buwan ng handog na sinusunog na inyong gagawin sa bawat simula ng buwan sa buong taon. Maghandog pa kayo sa Panginoon ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Gawin ninyo ito bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa mga handog na inumin. Ang pista ng paglampas ng anghel. Ipagdiwang ninyo ang pista ng paglampas ng anghel sa 14th na araw ng unang buwan. Bukas magsisimula ang 7th araw na pista. At sa loob ng 7th araw, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaansa.
sa unang araw ng pista, huwag kayo magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo para sumaba sa Panginoon. Maghandog kayo sa Panginoon ng handog na sinusunog na 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang lalaking tupa na 1 taong gulang. Kailangan na walang kapintasan ang lahat ng mga ito. At sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis, 6 kilo sa bawat toro, 4 kilo sa lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ialay ninyo ang mga handog na ito bukod pa sa inyong pang-araw-araw na handog na sinusunog tuwing umaga. Sa ganitong paraan ninyo ialay itong mga handog sa pamamagitan ng apoy bilang pagkain para sa Panginoon. Gawin ninyo ito bawat araw sa loob ng 7 araw. Ang mabangong samyo ng mga handog na ito ay makalulugod sa Panginoon. Ihandog ninyo ito bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa handog na inumin. Sa 7th araw, muli kayong magtipon sa pagsamba sa Panginoon at huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ang mga handog sa panahon ng pista ng pag-aani. Sa 1st araw ng pista ng pag-aani, sa panahon na maghahandog kayo sa Panginoon ng bagong ani ng trigo, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo bilang pagsamba sa Panginoon. Maghandog kayo ng handog na sinusunog, 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang lalaking tupa na 1 taong gulang. Ang mabangong samyo ng handog na ito'y makalulugod sa Panginoon. At sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis, 6 kilo sa bawat toro, 4 kilo sa lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ihandog ninyo ito, kasama ang mga handog na inumin, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Siguraduhin ninyo na ang mga hayop na ito ay walang kapintasan. Ang mga handog sa pista ng pagpapatunog ng mga trompeta. 29th kabanata. Sa 1st araw ng 7th buwan, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Sa araw na iyon ay patunugin ninyo ang mga trompeta. Pagkatapos mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog, na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. 1 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo ng mga ito, samahan ninyo ito ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Magandang klaseng harina na hinaluan ng langis ang ihalo ninyo. 6 kilo sa bawat batang toro, 4 kilo para sa lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ihandog ninyo ito bukod pa sa buwanan at pang-araw-araw na mga handog na sinusunog, na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at mga handog na inumin. Mga handog ito na sinusunog, at ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Mga handog sa araw ng pagtubos. Sa 10th araw nitong 7th buwan, magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Kailangang mag-ayuno kayo at huwag na huwag kayong magtatrabaho. Pagkatapos mag-alay kayo ng handog na sinusunog, na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. 1 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo, samahan ito ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang isama ninyo ay magandang klaseng harina na hinaluan ng langis, 6 kilo sa bawat batang toro, 4 kilo sa bawat lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod sa 1 pang handog sa paglilinis para sa kapatawaran ng inyong kasalanan at sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon
at sa handog na inumin. Ang mga handog sa pista ng pagtatayo ng mga kubol. Sa 15 araw ng buwan ding iyon, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Magdiwang kayo ng pista para sa Panginoon sa loob ng 7 araw. Mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Sa unang araw, ito ang inyong ihandog. 13 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Haluan ninyo ito ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis. 6 na kilo sa bawat batang toro, 4 na kilo sa bawat lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 2nd araw, ito ang inyong ihandog. 12 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 3rd araw, maghandog kayo ng 11 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 4th araw, ito ang inyong ihandog. 10 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog, na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 5th araw, ito ang inyong ihandog. 9 na batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan nyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog, na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 6th araw, ito ang inyong ihandog. 8 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 7th araw, ito ang inyong ihandog. 7 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog, na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 8th araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo para sa pagsamba sa Panginoon. Mag-alay kayo ng handog na sinusunog, na ang mabangong samyo nito
ay makalulugod sa Panginoon, isang batang toro, isang lalaking tupa, at 7 batang tupa na 1 taong gulang. Kailangan na walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Bukod pa sa mga handog para sa pagtupad ng inyong panata at mga handog na kusang loob, maghandog din kayo sa Panginoon sa nakatakdang mga pista ng mga handog na ito, mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, mga handog na inumin, at mga handog para sa mabuting relasyon. Sinabing lahat ito ni Moises sa mga Israelita ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ang kautusan tungkol sa panata. 30 kabanata. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng lahi ng Israel, ito ang mga utos ng Panginoon. Kung ang isang lalaki ay gagawa ng panata o susumpa sa Panginoon na gagawin niya o hindi ang isang bagay, kailangang tuparin niyang lahat ang kanyang sinabi. Kung ang isang dalaga na naninirahan pa sa bahay ng kanyang ama ay gumawa ng panata o nanumpa sa Panginoon na gagawin niya o hindi ang isang bagay, at nalaman ito ng kanyang ama pero hindi naman ito tumutol, kailangang tuparin niya ito. Pero kung tumutol ang kanyang ama nang malaman ito, hindi na niya ito kailangang tuparin. Patatawarin siya ng Panginoon dahil tumutol ang kanyang ama. Kung ang isang dalaga ay manumpa o gumawa ng panata na gagawin niya o hindi ang isang bagay, pagkatapos nag-asawa siya, kahit na pabigla-biglaman o hindi ang kanyang pangako, at nalaman ito ng kanyang asawa, pero hindi naman ito tumutol, kailangang gawin niya ang kanyang ipinangako. Pero kung tumutol ang kanyang asawa nang malaman ito, hindi na niya ito kailangang tuparin, at wala na siyang pananagutan sa Panginoon. Pero kung ang isang biyuda o babaeng hiniwalayan ng asawa ay gumawa ng panata o nanumpa na gagawin niya o hindi ang isang bagay, kailangang tuparin niya ito. At kung ang isang babaeng may asawa ay gumawa ng panata o nanumpa na gagawin niya o hindi ang isang bagay, at nalaman ito ng kanyang asawa, pero tumahimik lang ito at hindi tumutol, kailangang tuparin niya ito. Pero kung tumutol ang kanyang asawa nang malaman ito, hindi na niya ito kailangang tuparin. Patatawarin siya ng Panginoon dahil tumutol ang kanyang asawa. May karapatang pumayag o tumutol ang kanyang asawa sa kahit anong ginawa niyang sumpa o panata. Pero kung hindi tumutol ang kanyang asawa sa mismong araw na nalaman niya ito, pumapayag ang kanyang asawa na tuparin niya ito. Pero kung pinalipas pa ng kanyang asawa ang ilang araw bago pa tumutol, ang kanyang asawa ang parurusahan sa kanyang kasalanan. Iyon ang mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moises tungkol sa lalaki at sa kanyang asawa, at tungkol sa ama at sa kanyang anak na dalagitang nakatira sa kanyang bahay. Ang pakikipaglaban ng mga Israelita sa mga Midianita. 31 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gantihan mo ang mga Midianita dahil sa kanilang ginawa sa mga Israelita. Pagkatapos mo itong gawin, mamamahinga ka na sa piling ng mga yumao mong ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, maghanda ang iba sa inyo sa pakikipaglaban sa mga Midianita, dahil gusto ng Panginoon na gantihan natin sila. Magpadala ang bawat lahi ng 1,000 tao sa digmaan. Kaya 12,000 tao na galing sa 12 lahi ng Israel ang naghanda para sa labanan. Ipinadala sila ni Moises sa labanan, 1,000 mula sa bawat lahi na pinamumunuan ni Finehas na anak ng paring si Eleazar. Nagdala si Finehas ng mga kagamitan mula sa templo at ng mga trumpeta para sa pagbibigay babala. Nakipaglaban sila sa mga Midianita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises, at pinatay nila ang lahat ng lalaki. Kasama sa pinatay nila ang 5 hari ng Midian na sina Evi, Rekem, Zur, Hur at Reba. Pinatay din nila si Balaam na anak ni Beor sa pamamagitan ng espada. Binihag nila ang mga babae at mga batang Midianita
at sinamsam nila ang kanilang mga hayop at mga ari-arian. Sinunog nila ang lahat ng bayan, pati ang lahat ng kampo ng mga Midianita. Dinala nila ang kanilang mga sinamsam, maging tao o hayop man, kina Moises at Eleazar na pari, at sa mga mamamayan ng Israel, doon sa kanilang kampo sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, malapit sa Jericho. Sinalubong sila nina Moises, Eleazar na pari, at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga opisyal ng mga sundalo na nanggaling sa digmaan. Sinabi ni Moises sa kanila, "Bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Sila ang mga sumunod sa payo ni Balaam sa paghikayat sa mga Israelita na itakwil ang Panginoon doon sa Peor. Kaya dumating ang salot sa mamamayan ng Panginoon. Kaya patayin ninyo ang lahat ng batang lalaki at ang lahat ng babaeng nasipingan na. Pero ang mga babaeng hindi pa nasisipingan ay itira ninyong buhay para sa inyo. Ang lahat sa inyo na nakapatay o nakahipo ng patay ay kailangang manatili sa labas ng kampo sa loob ng 7 araw. Sa 3rd at 7th araw, kailangang maglinis kayo at ang inyong mga bihag. Linisin ninyo ang lahat ng damit ninyo pati ang lahat ng kagamitang gawa sa balat o sa balahibo ng kambing o sa kahoy." Pagkatapos sinabi ng paring si Eleazar sa mga sundalo na nagpunta sa labanan, "Ito ang tuntunin ng kautusang ibinigay ng Panginoon kay Moises. Ang anumang bagay na hindi nasusuno gaya ng ginto, pilak, tanso, bakal, lata o tingga ay kailangang ilagay sa apoy para maging malinis ito. Pagkatapos hugasan ito ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Ang kahit anong hindi nasusunog ay hugasan lang sa tubig na ito. Sa 7th araw kailangang labhan ninyo ang inyong mga damit at ituturing na kayong malinis at makakapasok na kayo sa kampo." Ang paghahati-hati ng mga nasamsam. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bilangin ninyo ni Eleazar na pari at ng mga pinuno ng kapulungan ang lahat ng tao at hayop na nabihag. Hatiin ninyo ito sa mga sundalo na nakipaglaban at sa kapulungan ng Israel. Mula sa bahagi ng mga sundalo, magbukod ka ng para sa Panginoon. Isa sa bawat 500 bihag, tao man o baka, asno, tupa o kambing. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang bahagi ng Panginoon. Mula sa parte ng mga Israelita, magbukod ka ng isa sa bawat 50 bihag, tao man o baka, asno, tupa, kambing o iba pang mga hayop. Ibigay ito sa mga Levita na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon." Kaya ginawa ni Moises at ng paring si Eleazar ang iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang nasamsam ng mga sundalo sa digmaan: 675,000 tupa, 72,000 baka, 61,000 asno, at 32,000 babaeng hindi pa nasipingan. Ito ang kalahati ng parte ng mga sundalong nakipaglaban: 337,500 tupa, na ang 675 nito ay ibinigay para sa Panginoon; 36,000 baka, na ang 72 nito ay ibinigay para sa Panginoon; 30,500 asno, na ang 61 nito ay ibinigay para sa Panginoon; at 16,000 dalaga, na ang 32 nito ay ibinigay para sa Panginoon. Ibinigay ni Moises sa kay Eleazar na pari ang bahagi para sa Panginoon, ayon sa iniutos sa kaniya ng Panginoon. Ito ang parte ng mga Israelita na kalahati ng ibinigay ni Moises sa mga sundalong nakipaglaban: 337,500 tupa, 36,000 baka, 30,500 asno, at 16,000 dalaga. Mula sa parting ito ng Israelita, nagbukod si Moises ng isa sa bawat 50 tao o hayop ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. At ibinigay niya ito sa mga Levita na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon. Pagkatapos, pumunta kay Moises ang mga opisyal ng mga sundalo at sinabi sa kanya, "Binilang namin ang mga sundalo na sakop namin at wala ni isa mang kulang. Kaya inihahandog namin sa Panginoon ang gintong mga bagay na aming nakuha sa labanan: pulsera sa braso at kamay, mga singsing, mga hikaw at mga kwintas, para hindi kami parusahan ng Panginoon." Tinanggap nina Moises at Eleazar ang lahat ng alahas na ginto. Ang bigat ng mga gintong ito na dinala ng mga opisyal ng mga sundalo
na inihandog ni Moises at ni Eleazar sa Panginoon ay 200 kilo. Ito'y mula sa mga nasamsam ng bawat sundalo sa labanan. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni na Moises at Eleazar mula sa mga opisyal ng libo-libo at daan-daang sundalo ay dinala nila ito sa toldang tipanan para alalahanin ng Panginoon ang mga Israelita. Ang mga lahi sa silangan ng ilog ng Jordan. 32 kabanata. Napakaraming hayop ng mga lahi ni na Reuben at Gad. Kaya nang makita nila na masagana ang lupain ng Jazer at Gilead para sa mga hayop, nagpunta sila kina Moises, Eleazar at sa mga pinuno ng mamamayan ng Israel at sinabi, "Ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo at Beyon, ang mga lugar na sinakop ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita ay mabuting lugar para sa mga hayop, at kami na mga alagad ninyo ay napakaraming hayop. Kaya kung nalulugod kayo sa amin, ibigay ninyo ang mga lupaing ito sa amin bilang bahagi namin, at huwag na ninyo kaming dalhin sa kabila ng ilog ng Jordan." Sinabi ni Moises sa mga lahi ni Gad at Reuben, "Ano ang ibig ninyong sabihin? Magpapaiwan na lang kayo rito habang ang mga kapwa ninyo Israelita ay pupunta sa labanan? Pahihinain lang ninyo ang loob ng mga Israelita na pumunta sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ganito rin ang ginawa noon ng inyong mga ninuno, nang ipinadala ko sila mula sa Kadesh Barnea para tingnan ang lupaing ito. Nang makarating sila sa lambak ng Eshkol at nakita nila ang lupaing, pinahina nila ang loob ng mga Israelita na pumunta sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa kanila. Matindi ang galit ng Panginoon ng araw na iyon, at sumumpa siya. Dahil sa hindi sila sumunod sa akin ng buong puso nila, wala ni isa man sa kanila na 20 taong gulang pataas na nagmula sa Ehipto ang makakakita ng lupaing ipinangako ko kay Abraham, Isaak at Jacob, maliban lang kay Caleb na anak ni Jephune na Kenizeo, at kay Josue na anak ni Nun. Dahil sumunod sila sa akin ng buong puso nila, nagalit ng matindi ang Panginoon sa mga Israelita, kaya pinaikot-ikot niya sila sa ilang, sa loob ng 40 taon, hanggang sa nangamatay ang buong henerasyon na gumawa ng masama sa kanyang paningin. At ngayon, kayo namang lahi ng mga makasalanan ang pumalit sa inyong mga ninuno, at dinagdagan pa ninyo ang galit ng Panginoon sa mga Israelita. Kung hindi kayo susunod sa Panginoon, pababayaan niyang muli kayong mga mamamayan dito sa ilang, at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng mga Israelita." Pero lumapit pa sila kay Moises at sinabi, "Gagawa na lang po kami rito ng mga kulungan para sa aming mga hayop at mga lungsod para sa aming mga kababaihan at anak. Pero handa po kaming pangunahan ang aming mga kapwa Israelita sa pakikipaglaban hanggang sa madala namin sila sa kanilang mga lugar. Habang nakikipaglaban kami, dito po maninirahan ang aming mga anak sa napapadirang lungsod na aming ipapatayo para maging ligtas sila sa mga naninirahan sa lupaing ito. Hindi po kami uuwi hanggang sa matanggap ng mga Israelita ang lupaing kanilang mamanahin. Pero ayaw naming makatanggap ng lupa kasama nila sa kabila ng Jordan. Mas gusto po namin dito sa bandang silangan ng Jordan dahil nakakuha na kami ng parte namin dito sa silangan ng Jordan." Sinabi ni Moises sa kanila, "Kung talagang gagawin ninyo yan, na handa kayo sa pakikipaglaban kasama ang Panginoon, at tatawid ang lahat ng sundalo ninyo sa Jordan, hanggang sa maitaboy ng Panginoon ang kanyang mga kaaway at maangkin ang lupa, maaari na kayong makabalik dito, dahil natupad na ninyo ang inyong tungkulin sa Panginoon at sa kapwa ninyo Israelita, at magiging inyo na ang lupaing ito sa harapan ng Panginoon. Pero kung hindi ninyo ito gagawin, magkakasala kayo sa Panginoon at siguradong pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Sige, magtayo kayo ng mga lungsod para sa inyong mga asawa at anak at gumawa ng mga kulungan para sa inyong mga hayop. Pero dapat ninyong tuparin ang inyong ipinangako." Sumagot ang mga lahi ni Gad at Reuben kay Moises, "Susundin namin ang inyong mga utos. Maiiwan dito sa mga lungsod ng Gilead ang aming mga asawa, mga anak at mga hayop. Pero kami na iyong mga lingkod na may kakayahang makipaglaban ay tatawid sa Jordan para makipaglaban ayon sa utos mo sa amin." Kaya nagutos si Moises sa paring si Eleazar kay Josue na anak ni Nun
at sa mga pinuno ng lahi ng Israel. Sinabi niya, kung ang mga tauhan ng lahi ni Nagad at Reuben na may kakayahang makipaglaban ay tatawid sa Jordan para sumama sa pakikipaglaban sa laban ng Panginoon, at kung maagaw na ninyo ang lupain iyon, ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead bilang lupain nila. Pero kung hindi sila tatawid kasama ninyo, dapat silang tumanggap ng lupa kasama ninyo roon sa lupain ng Kanaan. Sinabi ng mga lahi ni Nagad at Reuben, susundin namin kung ano ang sinabi ng Panginoon. Tatawid kami sa Jordan sa presensya ng Panginoon. Pero ang mamanahin naming lupain ay ang nasa silangan sa tabi ng Jordan. Kaya ibinigay ni Moises sa mga lahi ni Nagad, Reuben at sa kalahati ng lahi ni Manase na anak ni Jose, ang kaharian ni Sihon na hari ng mga Amoreyo at ang kaharian ni Haring Og ng Bashan, ang buong lupain pati na ang lungsod at mga teritoryo sa palibot nito. Itinayong muli ng lahi ni Gad ang Dibon, Atarot, Aroer, Atrot Shofan, Jazer, Jogbeha, Bet Nimra at Bet Haran. Ang mga lungsod na ito ay pinalibutan nila ng pader. Gumawa rin sila ng mga kulungan para sa kanilang mga hayop. At itinayong muli ng mga lahi ni Reuben ang Heshbon, Eleale, Kiryataim, pati ang mga lugar na tinatawag noon na Nebo at Baalmeon, at ang Sibma. Pinalitan nila ang mga pangalan ng mga lungsod na muli nilang itinayo. Sinalakay ng mga angka ni Makir na anak ni Manase ang Gilead, at naagaw nila ito. At itinaboy nila ang mga Amoreyo na naninirahan doon. Kaya ibinigay ni Moises ang Gilead sa mga angka ni Makir na lahi rin ni Manase, at doon sila nanirahan. Naagaw ni Jair na mula rin sa lahi ni Manase ang mga baryo sa Gilead, at tinawag niya itong mga bayan ni Jair. Naagaw ni Noba ang Kenat at ang mga baryo sa palibot nito, at tinawag niya itong Noba ayon sa pangalan niya. Ang mga lugar na dinaanan ng mga Israelita mula Ehipto papuntang Moab. 33 Kabanata. Ito ang mga lugar na dinaanan ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto na nakagrupo ang bawat lahi sa ilalim ng pangunguna ni na Moises at Aaron. Ayon sa utos ng Panginoon, inilista ni Moises ang kanilang dinaanan ng mga lugar mula sa kanilang pinanggalingan. Umalis sila sa Ramises ng 15 araw ng unang buwan, pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Umalis silang may lakas ng loob, habang nakatingin ang mga Ehipsyo na naglilibing ng lahat ng panganay nilang lalaki na pinatay ng Panginoon, dahil hinatulan sila ng Panginoon sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa nila. Mula sa Ramises, nagkampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, na tabi ng disyerto. Mula sa Etam, nagbalik sila papunta sa Pi-Hahiroth, na nasa silangan ng Baal-Zephon, at nagkampo malapit sa Migdol. Mula sa Pi-Hahiroth, tumawid sila sa dagat at pumunta sa disyerto. Naglakbay sila sa loob ng 3 sa disyerto ng Etam at nagkampo sila sa Mara. Mula sa Mara, nagkampo sila sa Elim, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma. Mula sa Elim, nagkampo sila sa tabi ng dagat na pula. Mula sa dagat na pula, nagkampo sila sa ilang ng Sin. Mula sa ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dofka. Mula sa Dofka, nagkampo sila sa Alus. Mula sa Alus, nagkampo sila sa Rephidim, kung saan walang tubig na naiinom ang mga tao. Mula sa Rephidim, nagkampo sila sa disyerto ng Sinai. Ito pa ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan nang naglalakbay sila mula sa disyerto ng Sinai papunta sa Kadesh sa ilang ng Zin, Kibrot Hataaba, Hazerot, Ritma, Rimon Perez, Libna, Risa, Kehelata, Bundok ng Shefer, Harada, Makelot, Tahat, Tera, Mitka, Hasmona, Moserot, Bene Jaakan, Hor Hagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, at hanggang sa makarating sila sa Kadesh sa ilang ng Zin. Mula sa Kadesh, nagkampo sila sa bundok ng Hor, sa hangganan ng lupain ng Edom. Sa utos ng Panginoon, umakyat si Aaron sa bundok ng Hor, at doon siya namatay sa edad na 123 taon. Nangyari ito noong unang araw ng 5 buwan, ng 40 taon mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Ngayon, ang hari ng Kanaan na si Arad na naninirahan sa Negev
ay nakabalita na paparating ang mga mamamayan ng Israel. Mula naman sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Ito ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan: Zalmona, Punon, Obot, Iye Abarim na nasa hangganan ng Moab, Dibon Gad, Almon Diblataim, sa mga bundok ng Abarim na malapit sa Nebo, at hanggang sa nakarating sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, malapit sa Jericho. Nagkampo sila roon sa tabi ng Jordan mula sa Beth Jeshimoth hanggang sa Abel Shittim. Nasakop pa rin ang kapatagan ng Moab. At habang nagkakampo sila roon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na kung tatawid sila sa ilog ng Jordan papunta sa Kanaan, palayasin nila ang lahat ng naninirahan doon at gibain ang lahat ng Diyos-Diyosa nila na gawa sa mga bato at metal, at ang lahat ng kanilang sambahan sa matataas na lugar. Sasakupin ninyo ang mga lupaing iyon at doon kayo titira, dahil ibinibigay ko ito sa inyo. Partihin ninyo ang lupa sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa dami ng bawat lahi. Ang lahi na may maraming bilang ay partihan ninyo ng malaki, at ang lahi na may kakaunting bilang ay partihan ninyo ng maliit. Kung ano ang mabunot nila, iyon na ang kanilang parte. Sa pamamagitan nito mahahati ang lupa sa bawat lahi. Pero kung hindi ninyo palalayasin ang mga naninirahan doon, ang mga matitira sa kanila'y magiging parang puwing sa inyong mga mata at tinik sa inyong mga tagiliran. Magbibigay sila ng kaguluhan sa inyong paninirahan doon, at gagawin ko sa inyo ang parusa na dapat para sa kanila." Ang mga hangganan ng Kanaan, 34 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na kung papasok na sila sa Kanaan, ito ang mga hangganan ng lupain na kanilang mamanahin. Ang hangganan sa timog ay ang ilang ng Zin sa may hangganan ng Edom. Magsisimula ito sa katimugang bahagi ng dagat na patay, at liliko ito patimog papunta sa daang pahon ng Akrabim hanggang sa ilang ng Zin, at magpapatuloy sa timog ng Kadesh Barnea. Pagkatapos didiretso ito sa Hazar Adar hanggang sa Azmon, at liliko papunta sa lambak ng Ehipto, at magtatapos sa dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan sa kanluran ay ang dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan sa hilaga ay magmumula sa dagat ng Mediteraneo papunta sa bundok ng Hor, at mula sa bundok ng Hor papunta sa Lebo Hamat. Magpapatuloy ito sa Zedad hanggang sa Zifron, at magtatapos sa Hazar Enan. Ang hangganan sa silangan ay magmumula sa Hazar Enan papunta sa Shepham. Pagkatapos bababa ito papunta sa Ribla, sa bandang silangan ng Ain, at magpapatuloy ito sa mga burol sa silangan ng lawa ng Galilea. Pagkatapos bababa ito sa Jordan, at magtatapos sa dagat na patay. Ito ang inyong lupain at ang mga hangganan nito sa palibot." Pagkatapos sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Hatiin ninyo ang mga lupaing ito bilang inyong mana sa pamamagitan ng palabunutan. Sinabi ng Panginoon na ibigay ito sa siyam at kalahating lahi, dahil ang lahi ni Reuben, Gad at ng kalahating lahi ni Manase ay nakatanggap na ng kanilang mana sa bandang silangan ng Jordan, malapit sa Jericho." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sina Eleazar na pari at Josue na anak ni Nun ang maghahati-hati ng lupain para sa mga tao, at pumili ka ng isang pinuno sa bawat lahi para tulungan sila sa paghahati ng lupain. Ito ang pangalan ng mga pinili: lahi ni Huda na pinamumunuan ni Caleb na anak ni Jephune, lahi ni Simeon na pinamumunuan ni Shemuel na anak ni Amihud, lahi ni Benjamin na pinamumunuan ni Elidad na anak ni Kislon, lahi ni Dan na pinamumunuan ni Buki na anak ni Jogli, lahi ni Manase na anak ni Jose na pinamumunuan ni Haniel na anak ni Ephod, lahi ni Ephraim na anak ni Jose na pinamumunuan ni Kemuel na anak ni Siftan, lahi ni Zebulun na pinamumunuan ni Elisaphan na anak ni Parnak, lahi ni Isakar na pinamumunuan ni Paltiel na anak ni Azan, lahi ni Asher na pinamumunuan ni Ahihud na anak ni Shelomi, lahi ni Naphtali na pinamumunuan ni Pedahel na anak ni Amihud. Sila ang mga pinili ng Panginoon
para tumulong sa paghahati-hati ng lupain ng Kanaan bilang mana ng mga Israelita. Ang mga bayan ng mga Levita. 35 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho. Sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ang mga Levita ng mga bayan na titirhan ng mga ito mula sa mga lupaing matatanggap nila. Sa ganitong paraan, may matitirhang bayan ang mga Levita at may pastulan para sa kanilang mga hayop. Ang agwat ng pastulang inyong ibibigay sa palibot ng kanilang bayan ay mga 450 metro mula sa pader ng kanilang mga bayan. Pagkatapos, sumukat kayo ng 900 metro sa bawat direksyon ng bayan, sa silangan, sa timog, sa kanluran at sa hilaga, kaya nasa gitna ang bayan nito. Ito ang pastulan para sa mas malaking mga bayan. Bigyan din ninyo ang mga Levita ng 6 na bayan na magiging lungsod na tanggulan, kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Hindi ito kasama sa 42 bayan na inyong ibibigay sa kanila. Kaya 48 ang mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita, kasama ang kanilang mga pastulan. Manggagaling ang mga bayan na ito sa mga lupain ng mga lahi ng Israel. Ang lahi na may maraming parte ay magbibigay ng maraming bayan, at ang lahi na may kaunting parte ay magbibigay ng kaunti. Ang lungsod na tanggulan. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kapag tumawid na sila sa Jordan papunta sa Kanaan, pumili sila ng mga bayan na magiging lungsod na tanggulan kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Mapoprotektahan siya ng lungsod na ito laban sa mga taong gustong gumanti sa kanya. Hindi siya dapat patayin hanggat hindi pa siya nahahatulan sa harap ng kapulungan. Ang 6 na bayan na ito ang magiging lungsod ninyong tanggulan. Ilagay ninyo sa silangan ng Jordan ang 3 lungsod at 3 sa Kanaan. Ang 6 na bayan na ito ay magiging tanggulan hindi lang ng mga Israelita, kundi pati ng mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo, para ang sinuman sa kanila na makapatay ng hindi sinasadya ay makakatakas papunta dito. Pero kung hinampas ng isang tao ang sinuman ng bakal at namatay ito, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Kung binato ng isang tao ang sinuman at namatay ito, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. O halimbawa, hinampas ng kahoy ng isang tao ang sinuman at namatay ito, ituturing din na kriminal ang taong iyon at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng pinatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya'y makikita niya. Kung napatay ng isang tao dahil sa kanyang galit ang sinuman sa pamamagitan ng panunula o paghahagis ng kahit anong bagay o pagsuntok, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng napatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya'y makikita niya. Pero halimbawang ang isang taong walang sama ng loob ang nakapatay sa isang tao na nahagisan niya ng kahit anong bagay o natulak na hindi sinasadya o nahulugan niya ng bato nang hindi niya nakikita. At dahil nga napatay niya ang tao, kahit hindi niya kaaway at hindi niya sinasadya ang pagkakapatay sa kanya, dadalhin pa rin siya sa kapulungan kasama ng taong gustong maghiganti sa kanya. At hahatulan siya ayon sa mga tuntuning ito. Kung mapatunayan na hindi niya sinasadya ang pagpatay, kailangang protektahan ng sambayanan ang taong nakapatay laban sa mga tao na gustong maghiganti sa kanya. At ibabalik siya sa lungsod na tanggulan kung saan siya tumakas. Kailangang magpaiwan siya roon hanggang hindi pa namamatay ang punong pari na itinalaga sa paglilingkod. Pero kapag lumabas sa lungsod na tanggulan ang nakapatay at makita siya ng taong gustong gumanti sa kanya, maaari siyang patayin ng taong iyon. Walang pananagutan ang taong nakapatay sa kanya. Kaya dapat na magpaiwan ang taong nakapatay sa lungsod na tanggulan hanggang hindi pa namamatay ang punong pari. At pagkatapos ay makakauwi na siya sa kanila. Ito ang mga tuntuning dapat ninyong sundin hanggang sa susunod pang mga henerasyon, kahit saan kayo manirahan.
Ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay kailangang patayin, pero kailangang may mga saksi na magpapatotoo na siya'y nakapatay. Kung isang saksi lang ang magpapatotoo, hindi papatayin ang nasabing tao. Huwag kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng isang kriminal. Kailangang patayin siya. Huwag din kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng taong tumakas sa lungsod na tanggulan upang makabalik siya sa kanyang lugar bago mamatay ang punong pari. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang pagdanak ng dugo sa lupaing inyong tinitirhan. Dahil ang pagpatay ay makakapagparumi sa lupain na inyong tinitirhan at walang makapaglilinis nito maliban sa dugo ng taong nakapatay. Kaya huwag ninyong dudungisan ang lupaing inyong tinitirhan dahil ako mismo ang Panginoon ay naninirahan kasama ninyong mga Israelita. Ang mga babaeng anak ni Zelofehad na nakatanggap ng lupain. 36 na kabanata. Pumunta kay Moises at sa mga pinuno ng Israel ang pamilya ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manase na anak ni Jose at sinabi, Ginoo, nang nag-utos sa inyo ang Panginoon na hatiin ang lupa bilang mana ng mga Israelita sa pamamagitan ng palabunutan, nag-utos din siya na ibigay ang bahagi ng aming kapatid na si Zelofehad sa mga anak niyang babae. Pero halimbawang nag-asawa po sila galing sa ibang lahi at dahil dito'y napunta ang kanilang lupain sa lahi ng kanilang napangasawa, hindi ba't mapupunta na ang bahagi ng aming lahi sa iba? Pagsapit ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ang kanilang lupa ay mapupunta sa lahi kung saan sila nakapag-asawa at mawawala na ito sa lahi ng aming mga ninuno. Kaya ayon sa utos ng Panginoon, sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang sinabi ng angkan ng mga salinlahi ni Jose. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Zelofehad. Malaya silang makakapag-asawa sa kung sinong kanilang magugustuhan, basta manggagaling lang sa lahi nila. Ang lupang mamanahin ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana sa kanilang mga ninuno. Ang lahat ng babaeng nakamana ng lupa sa kahit saang lahi ay kailangang mag-asawa ng mula sa kanilang lahi para hindi mawala sa bawat Israelita ang lupang namana niya sa kanyang mga ninuno. Ang lupang namana ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana. Kaya sinunod ng mga anak na babae ni Zelofehad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang mga anak na babae ni Zelofehad ay si Namala, Tirza, Hogla, Milka at Noe. At ang kanilang napangasawa ay ang kanilang mga pinsan sa ama na mga lahi ni Manase na anak ni Jose. Kaya ang lupain na kanilang namana ay nanatili sa sambahayan at angkan ng kanilang ama. Ganito ang mga utos at tuntunin na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises habang naroon sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho.